Kabanata 1131. Hindi isinauli ni Jiang Chen ang kanyang sarili sa labanan, nakatayo lang siya sa malayong lugar na nanunood sa labanan. Gusto niyang makita ang pagkakaiba ng dalawang magkapatid na ito, para malaman niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng isang demonyong hari mula sa katapat nito. Kailangan niyang aminin na ang pares ng kambal na ito ay pare-parehong agresibo. Gumamit sila ng parehong mga diskarte sa labanan. Wala pa ring malinaw na panalo matapos ang mahigit 100 round ng palitan at bagsakan. Tiyak na mabangis ang dalawang bastos na ito. Kung silang dalawa ay nasa iisang panig, tiyak na hindi magkakaroon ng pagkakataon ang kanilang mga kaaway. Sa loob ng Ancestral Dragon Pagoda, kitang-kita ng Big Yellow ang labanan. Tama iyan. Kung magagawa ni Little Chen na mapasuko silang dalawa, magkakaroon tayo ng isang pares ng napakalakas na kamay sa ating tagiliran. Palibhas ay magkapatid na kambal, pareho silang may katulad na estilo ng pakikipaglaban. Dagdag pa, mayroong tacit understanding sa pagitan nilang dalawa, na ginagawang flawless ang kanilang pagtutulungan. Tiyak na mapupunta sa trahedya ang ibang mga demonyong hari kung haharapin nila ang dalawang magkapatid na ito. Sabi ni Han Yan. Mabuti na lang at nag-aaway ang magkapatid na ito. Kung hindi, wala nang ibang teritoryo at mga demonyong hari sa tiwangwang na bulubunduking ito. Sabi ni Big Yellow, na nagpapahiwatig na ang dalawang toro na ito ay talagang magiging makapangyarihan kapag sila ay nagsanib puwersa. Kuya, nababaliw ka na ba? Paano mo masusundan ang isang tao? Inilalagay mo sa kahihiyan ang aming mga ninuno at ang bloodline ng langit na demonyo. Umuubo na ng dugo ang batang kapatid. Ang kanyang kapatid ay lubhang mabangis ngayon, at lumaban ng agresibo kaysa karaniwan. Gustong-gusto niyang malaman kung anong kasanayan ang ginamit ni Jiang Chen para masupal ang kanyang mapagmataas at mapagmataas na kapatid. Little brother, basta sumuko ka sa master, magiging katulad na lang noong huling beses na tayong dalawa ay nangangaso at naninirahan. Tiyak na magkakaroon tayo ng maraming ani sa hinaharap sa pamamagitan ng pagsunod sa master. Ang kuya ay patuloy na nagpayo sa kanyang nakababatang kapatid na may pait, tulad ng isang matanda. Fuck ang ani mo. Umubo ng dugo ang nakababatang kapatid. Paano ka mag-aani? Dahil sa tugon ng kuya, muling tumalsik ng dugo ang nakababatang kapatid. Anak ka ng Abich. Hindi Abich ang nanay namin. Ang pares ng magkapatid na ito ay hindi nakalimutang mag-insulto sa isa't isa sa laban na labis na ikinatuwa ni Jiang Chen. Kung magpapatuloy ito, tiyak na matatalo ang nakababatang toro sa laban ng walang panghihimasok ni Jiang Chen, hindi dahil sa kawalan nito, kundi dahil sa galit. May isang pamamaraan na tinatawag na infuriation, ito ay maaaring paikliin ang buhay ng isang tao dahil sa galit. Kaka, nakakatuwa talaga ang dalawang toro na ito. Humagalpak ng tawa si Big Yellow. Hong Long. Ang nakatatandang toro ay ayaw sumuko dahil natanggap niya ang utos ni Jiang Chen na patayin ang kanyang batang kapatid na ito. Kaya natural, ang laban ay hindi titigil maliban kung ang kabilang partido ay handang sumuko. Little Chen, huwag mong ipagpaliban ito at tapusin mo na. Masyadong malaki ang kaguluhang nilikha ng dalawang bastos na ito. Kailangan pa nating harapin ang ibang mga demonyong hari mamaya. Hindi namin kayang i-delay ang aming schedule ng pagbabalik sa One Line Summit, paalala ni Han Yan. Sige, tumango si Jiang Chen. Kaagad, naging hugis dragon siya at hinawakan ang Heavenly Saint Sword na nag-aapoy sa nakakapasong apoy. Sinugod niya ang nakababatang toro, hindi umaasa na masugatan ng husto ang toro, ngunit supuin ito gamit ang kanyang True Thunder Fire at True Dragon Flame. Sa kasong ito, maaapektuhan ang lakas ng labanan ng nakababatang toro. Kapag ang nakatatandang toro ay nagtagumpay sa batang toro, pagkatapos ay sasamantalahin ni Jiang Chen ang pagkakataon na pasiglahin ang nakababatang toro. Damn, hindi ko naisip na ang taong ito ay may napakalakas na paraan at hindi ka panipaniwalang pamamaraan ng pagbabago. Anong uri ng apoy ito? Paano nito masusugpo ang pagiging demonyo ko? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng batang toro. Hindi siya natatakot sa lakas ng pakikipaglaban ni Jiang Chen, ngunit talagang nabigla siya sa apoy. Hindi niya maibigay ang buong lakas sa ilalim ng gayong pagsupil. Walang katulad na barbaric bull.
Tulad ng pagpigil ni Jiang Chen sa nakababatang kapatid, inilunsad ng nakatatandang kapatid ang kanyang pag-atake. Bilang isang makapangyarihang demonyong hari, marami siyang karanasan sa labanan at alam niya kung kailan ang tamang oras para umatake. Dumating na ang perpektong sandali, nagpadala ito ng matinding pag-atake patungo sa kalaban. Ang matandang toro ay naging isang napakalaking masiglang itim na toro na mukhang isang tunay na diablo ng toro. Ang kanyang higanteng kuko pagkatapos ay gumawa ng isang sipa sa nakababatang toro. Bang! Ang nakababatang toro ay nawala ng depensa sa sandaling ang apoy ni Jiang Chen at ang makapangyarihang pamamaraan ng kanyang nakatatandang kapatid ay inilunsad sa kanya. Sa ilalim ng pag-atake ng walang katulad na itim na toro, ang nakababatang toro ay pinalayas. Nagbuga ito ng malaking bibig ng dugo. Tanggapin ang aking slash. Ang kilos ni Jiang Chen ay nangingibabaw. Sinabayan ng kanyang espada ang pag-atake ng nakatatandang toro. Wala pang 10 round na wala ng tindig at kakayahan ang nakababatang toro na lumaban. Sugpuin mo siya, matandang toro. Sigaw ni Jiang Chen. Oo, master. Inilabas ng nakatatandang toro ang lahat ng chi nito na nabuo sa isang malaking lambat, na agad na binalot ang nakababatang toro. Nakakapagpatibay na liwanag. Tumpak na pinili ni Jiang Chen ang timing. Ang nakapagpapatibay na liwanag ay tumama sa katawan ng nakababatang toro nang hindi napapansin. Ungol. Naramdaman ang banta ng nakapagpapatibay na liwanag, umungal ang nakababatang toro. Nakahawak ang dalawang kamay niya sa ulo niya, humahagulgul. Sa huling sandali, sa wakas ay naunawaan niya kung paano napasuko ang kanyang nakatatandang kapatid. Itong sinag ng liwanag ang pumasok sa utak niya. Kapag siya ay sumuko sa liwanag, siya ay ganap na mapapatibay at ang tao ay magiging kanyang Panginoon. Pagkatapos noon, iningatan ni Jiang Chen ang Heavenly Saint Sword at bumalik sa kanyang anyong tao. Siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang nakapagpapatibay na liwanag. Inaasahan niya na ang nakababatang toro ay makakatagal lamang ng 1 minuto o higit pa bago tuluyang sumuko. Tamang-tama, ang batang toro ay sumuko sa nakapagpapatibay na liwanag pagkatapos ng 1 minuto. Ang pakikibaka at galit sa mga mata nito ay napalitan ng ningning. Lumapit siya kay Jiang Chen at magalang na yumuko. Guro! Haha! Ito ang dapat mong gawin, nakababatang kapatid. Pinakamabuting sundin ang master. Ang ginawa mo ngayon ay isang walang kabuluhang pakikibaka. Lumapit ang nakatatandang toro sa gilid ng nakababatang toro at tinapik ang balikat nito. Salamat sa payo mo, kuya. Muntik na akong maligaw ngayon. Ang nakababatang toro ay mukhang malalim na nahihiya. Ipinakita lamang nito na naayos na ang hirap na nararamdaman ng dalawa. Damn! Maaari rin itong maging lubos na nagpapasalamat at naliwanagan kahit na pagkatapos ay pinatibay. Tiyak na masyadong abnormal ang liwanag na ito. Medyo nawala ng imak si Han Yan. Sa katunayan, ang isang eksenang tulad nito ay maaaring hindi makapagsalita ng sinumang nakabantay. Ang kaninang brutal na eksena ay biglang napalitan ng mapayapang napakabilis. Sa totoo lang, ang Buddha sect ay ang pinakamalaking kaaway ng lahi ng Diablo dahil kaya nilang sugpuin ang mga demonyo. Ang nakapagpapatibay na liwanag ay nagmula sa Great Compassion Mantra, ang numero unong kasulatan ng Buddha sect, na nagpapaliwanag kung bakit napakalakas ng liwanag. Kayong dalawa ay magiging tapat kong tagasunod. Tatawagan kang Ada at Er. Sabi ni Jiang Chen. Ang pangalang Ada at Er ay ginamit sa dalawang maitim na kaluluwa na pinatibay niya noon sa Devil World. Ngayon, nagpa siya siyang bigyan ng dalawang subordinate ng parehong pangalan. Oo, Master. Pareho silang yumuko kay Jiang Chen. Er, halika rito, tutulungan kitang gamutin muna ang iyong mga sugat. Sabi ni Jiang Chen. Nakatanggap si Er ng ilang mga pinsala sa labanan at kailangan itong gamutin sa lalong madaling panahon upang makasama niya ang kanyang kapatid na harapin ang iba pang mga demonyong hari. Noon lamang maa-absorb ng Ancestral Dragon Pagoda ni Jiang Chen ang chi at ang asensya ng dugo ng mga hari ng demonyo na nagpapabagal sa 14th antas. Pagkatapos noon, kakailanganin nilang bumalik sa One Line Mountain. Malaking halaga ng Wood Spiritual Chi ang inilipat sa katawan ni Er. Siya ay may katulad na gulat na ekspresyon ng kanyang kuya kanina. Ilang saglit lang bago gumaling ang lahat ng mga sugat nito, at bumalik sa napakalaking kondisyon nito.
Dahil ang kanyang mga sugat ay hindi kasing lubha ng kanyang kapatid, ang kanyang mga sugat ay tumagal ng mas kaunting oras upang gumaling. Talagang kamangha-mangha ang paraan ng guro. Tiyak na makakaangat ako at magtatagumpay sa hinaharap. Napuno ng pasasalamat ang salita ni Aern tulad ng kanyang kuya. Ito ang epekto ng nakapagpapatibay na liwanag. Tanging pagsunod at pagsunod lang ang nasa isip nila ngayon. Ada at Aer, pareho nang gumaling ang mga sugat mo. Pupunta tayo ngayon at puksin ang iba pang limang hari ng demonyo. Alin sa tingin mo ang dapat muna nating puksin? Tanong ni Jiang Chen. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Kapag nagpa siya siyang gumawa ng isang bagay, kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Sapat na tayong dalawa para sa kupi ng tiwangwang na lupaing ito. Ang Silver Lion King ang pinakamalapit mula rito. Pwede natin siyang harapin muna, sabi ni Ada. Tama iyan. Bagamat ang Silver Lion King na iyon ay may napakalakas na lakas sa pakikipaglaban, gayunpaman, wala ni isa man sa demonyong hari ang makakatalo sa iba. Ngayong magkapit kamay na kaming dalawa sa laban, hindi na magkakaroon ng pagkakataon ang Silver Lion King. Panatag na sabi ni Aer. Sige, magsisimula muna tayo sa Silver Lion King. Tumango si Jiang Chen. Sa pangunguna ni Naada at Aer, lumipad siya patungo sa teritoryo ng Silver Lion King. Hindi nagtagal, nakarating na silang tatlo sa teritoryo ng Silver Lion King. Halos kaagad, pareho nilang pinakawalan ang kanilang chi para makuha ang atensyon ng Lion King. Isang malakas na alo ng chi ang tumaas mula sa mga bundok sa unahan bago lumitaw ang isang kulay pilak na ulap. Sa ibabaw ng ulap ay isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakasuot ng pilak na damit, at may ulo na pilak ang buhok, matibay na pangangatawan at matangkad na ilong, ang ilong ng isang tipikal na leon. Ito ang makapangyarihang Silver Lion King na may kakaibang bloodline. Bagamat hindi ito itinuturing na isang marangal na demonyong hayop, ito ay hindi maihahambing sa anumang ordinaryong demonyong hayop. Kung hindi, hindi ito magiging hari ng teritoryong ito. Humph! Anong ginagawa niyong dalawang hanggal na toro sa lugar ko? Nandito ba kayong dalawa para uminom? Nang makita ng Silver Lion King sina Ada at Aer, agad itong nagsalita sa hindi magiliw na tono. Silver Lion King, nandito kaming dalawa para kunin ang buhay mo. Diretsyong nagsalita si Ada. Haha, ito ay isang biro, hindi pa ba kayo sapat na magkapatid? Ang tiwangwang na bulubunduking ito ay nasakop natin, ang pitong hari ng demonyo. Hindi pa tayo lumagpas sa linya ng isa't isa, ngunit ngayon, kayong dalawa ay pumasok sa pwesto ko at nagsalita ng mga nakakasakit na salita, sinusubukan mo bang sirain ang kapayapaan ng lugar na ito? Tumawa ng malakas ang Silver Lion King. Ang pitong hari ng demonyo ay dapat na magkakilala ng lubos. Matapos ang napakaraming taon ng pakikibaka, wala pa sa gayong kakatwang pangyayari ang naganap. Kaya, hindi ito masyadong nag-aalala kahit na ang dalawang kambal na toro na ito ay lumitaw sa kanyang lugar sa parehong oras. Silver Lion, isinasantabi na naming magkakapatid ang nakaraan naming alitan at nagpa siya kaming harapin ka ng magkasama. Sabi ni Aer, agad na inilabas ang kanyang layuning pumatay, at nilock ang chi ng Silver Lion King. Tanging sina Ada at Aer ang naruroon sa harap ng Silver Lion King. Si Jiang Chen ay kasalukuyang nagtatago sa loob ng Ancestral Dragon Pagoda, pinagmamasdan ang lahat ng nasa unahan. Dapat na magkaroon ng isang nakakaantig na labanan sa gitna nila. May isip na ang Silver Lion King ay hindi kalaban ni Ada at Aer. Ngunit dahil sa napakalakas pa rin ng Silver Lion King, malaki ang posibilidad na siya ay makatakas kung ito ay nasa kritikal na sitwasyon. Ang layunin ni Jiang Chen na itago ang kanyang sarili ay upang maiwasang mangyari ito. Maglulunsad siya ng isang nakamamatay na hampas sa demonyong haring ito pagdating ng panahon. Bagamat ang Ancestral Dragon Pagoda ay may magagandang tungkulin, kailangan pa rin ni Jiang Chen na ilunsad ang kanyang pag-atake sa Silver Lion King ng personal. Dahil hindi siya makaatake sa loob ng pagoda, kailangan niyang lumabas ng pagoda para maglunsad ng palihim na pag-atake sa pinakamahalagang sandali, nang tatakas na ang Silver Lion King mula sa labanan. Ang dahilan kung bakit hindi siya makasali sa labanan ngayon ay upang manatiling nakatago mula sa Silver Lion King. Ang Ancestral Dragon Pagoda ay talagang isang napakasolid na kalasag,
Walang katiyakan na hindi masisira ng Silver Lion King ang pagoda kapag nahanap na nito ang kanilang mga coordinate. Ito ay isang pagkakamali na hindi kayang gawin ni Jiang Chen dahil maaaring mapahamak ang kanilang planong pagnanakaw ng Regenerative Lotus. Nang maramdaman ng Silver Lion King ang layunin ng pagpatay ni Naada at Aer sa kawalan, nagdilim ang ekspresyon ng mukha nito. Siya ay sapat na matalino upang mapagtanto na ang dalawang barbaric bulls ay seryoso ngayon. Ang ganitong uri ng layunin ng pagpatay ay nagpahiwatig na lalabas sila ng todo sa labanang ito. Humph! Hindi maganda ang mood ko ngayon, see you! Ang Silver Lion King ay gumawa ng malamig na humph, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Talagang napakatalino niyang malaman na hindi siya kalaban sa dalawang barbaric na toro. Aalis ka, Silver Lion! Ada clamored. Inaasahan na niya ang aksyon ni Silver Lion King bago ito, kaya paano niya papayagan na umalis ang kanyang target? Agad siyang lumipad patungo sa Silver Lion King, hinuranggan siya sa harapan at ang kanyang nakababatang kapatid ay nasa likuran niya. Kahit na ang dalawang kambal na ito ay hindi nagkaroon ng masyadong magandang relasyon bago ito, sila ay pagkatapos ng lahat ng magkapatid na dugo. Nagkaroon pa rin sila ng tacit understanding sa isa't isa na nagbigay daan sa kanila na magtulungan ng walang kamali-mali. Parehong tinataka na ng kanilang divine sense at ni Chi ang lugar na ito, hindi binibigyan ng kahit kaunting pagkakataon ng Silver Lion King na tumakas. Kayong dalawang hanggal na toro, baka gusto na talaga niyong dalawa na patayin ako. Kung ganoon, lalabas na lang din ako sa inyong dalawa. Nagalit ang Silver Lion King. Hindi niya akalain na ang dalawang barbaric na toro ay totoo sa kanilang mga salita at walang humpay. Itigil mo na yung kalokohan mo, Silver Lion. Nakababatang kapatid, ngayon na. Walang kapantay na barbaric bull. Hindi itinuloy ni Ada ang pakikipag-usap sa Silver Lion King. Inutusan niya ang kanyang kapatid na mag-strike, pagkatapos ay sinaktan ang kanyang pinakamalakas na pamamaraan kasama ang kanyang kapatid. Saglit, 200 metrong laki na walang kapantay na barbaric na toro ang lumitaw sa kalangitan, tulad ng malalaking itim na bundok na maaaring magpanginag sa takot sa sinumang nakabantay. Ungol, ungol. Ang mga barbaric na toro ay nagngangalit, na sinisingil ang Silver Lion King mula sa magkabilang direksyon ng galit na galit. Ang pag-ataking ito ay naglalaman ng napakapangwasak na lakas. Kung ito ay isang direktang tama, ang target ay maaaring malubhang nasugatan o namatay. Ungol. Ang Silver Lion King ay hindi nang ahas na pabayaan ang kanilang pag-atake, mabilis itong nagbago sa tunay nitong anyo. Isang 300 metrong higanteng bersyon ng Silver Lion ang lumitaw sa kalangitan. Naabot na ng Silver Lion na ito ang rurok ng Late Heaven Immortal Realm, isang hakbang lang ang layo mula sa kalahating hakbang na Divine Immortal. Sa kasamaang palad, ang isang hakbang na iyon ay hindi isang maikli, ito ay kasing layo ng 18,000 milya ang layo. Ang katawan nito ay kumikinang sa pilak na liwanag, na tila isang kalasag na gawa sa liwanag. Hindi lamang ito nagkaroon ng mataas na defensive strength, mayroon din itong napakalaking attack force. Kahit na hindi kasing lakas, ang discarding ito ay maihahambing sa Firethorn Combat Armor na nakuha ni Jiang Chen mula sa Firethorn Beast. Hong Long. Nagsalpukan ang mga pag-atake ng 3 demonyong hari. Ang kulay ng langit ay agad na nabura ng walang katapusang mapanirang alon ng enerhiya. Ang bundok sa ibaba ay sumambulat sa pamamagitan ng shockwaves. Naging sanhi ito ng maraming demonyong hayop na tumakas para sa kanilang buhay. Ang ilan ay nakahandusay sa lupa, hindi kumikibo, ngunit nanginginig. Nawasak ang mga nakapaligid na puno at mga lantang baging. Nagsimulang kumalat ang apoy, na naging isang sakuna. Pagkatapos ng isang welga, ang Silver Lion King ay mukhang naguguluhan. Hindi na mabilang ang mga dagwang sugat ang lumitaw sa hindi masisira niyang pangangatawan. Sa kabila ng kanyang malakas na lakas, hindi siya kalaban para sa dalawang Heavenly Devil Barbaric Bulls. Damot! Ang dalawang bastos na ito ay maaaring magtulungan ng husto. Hindi ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Kailangan kong tumakas ngayon. O kung hindi, tiyak na mamamatay ako. Nang makita ang pag-unlad ng labanan, nagpa siya ang Lion King na tumakbo kaagad. Kahit na ito ay isang kahihiyan, hindi bababa sa iyon ay magliligtas sa kanyang buhay. Gayunpaman, inaasahan na ito ni Naada at Aer.
Paano nila hahayaang makatakas ang Silver Lion King? Nang kumilos ang Lion King, kumilos sina Ada at Er. Nakakamatay at matatas ang sabay-sabay na pag-atake ng magkapatid. Ungol. Sa huli, sa ilalim ng nakakabaliw na pambobomba ni Ada at Er, ang makapangyarihang Silver Lion King ay bumagsak sa lupa at naiwan na may ilang buntong hininga lamang pagkaraan ng wala pang ilang minuto. Siya ngayon ay walang kapangyarihan at walang pagtatanggol. Para sa Diyos, ang dalawang bastos na ito ay gumagawa ng isang perpektong koponan. Baka makalaban pa nila ang isang ordinaryong maagang eksperto sa Divine Immortal. Nang makita ni Big Yellow ang nangyari sa labas ng pagoda, hindi niya naiwas ang aminin ang perpektong koordinasyon ni Ada at Er sa kabila ng kanyang mapagmataas na ugali. Dahil ipinanganak silang may iisang puso, natural lang sa kanila na magkasabay. Ang kanilang kabuoang lakas ay hindi lamang katumbas ng dalawang yumaong Heaven Immortal na demonyong hari. Kung sila ay nagtulungan bago tayo dumating, ang tiwangwang na bulubunduking ito ay magiging kanila na at wala tayong pagkakataong masupol ang sinuman sa kanila, nakangiting sabi ni Jiang Chen. Totoo ang sinabi niya, kung nakilala niya silang dalawa, kahit na sa tulong ng Big Yellow, wala silang pagkakataong manalo laban sa dalawang barbaric bulls na ito. Sa pagtingin sa lugar kung saan nahulog ang hari ng Lion, malalim na naramdaman ni Jiang Chen na minamaliit niya ang lakas ni Ada at Er. Sa kabuuan ng labanan, ang kailangan lang niyang gawin ay magtago sa loob ng Ancestral Dragon Pagoda. Bukod dito, hindi niya kailangang mag-alala na tatakas ang Silver Lion King dahil maaayos ni Ada at Er ang lahat. Sa pagkakataong ito, nakapulot talaga kami ng isang pares ng mga pambihirang kayamanan. Kung magsasanay ang dalawang toro na ito, mapapalakas nila ang pag-unlad ng isa't isa. Kapag naabot nila ang Divine Immortal Realm o ang mas mataas na kaharian, ang tulong na maibibigay nila ay magiging mas malaki. Ang mga mata ni Han Yan ay kumikinang. Kung hindi niya ito nakikita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala. Tumabas si Jiang Chen sa Ancestral Dragon Pagoda, nilapitan ang Silver Lion King at tinapos ang buhay ng leon gamit ang kanyang espada. Pagkatapos, ginamit niya ang Ancestral Dragon Pagoda para i-absorb ang bawat chi at blood essence nitong Silver Lion King. Nang makita ang malupit at mabagsik na bahagi ni Jiang Chen, nagpatulo ng malamig na pawis sina Ada at Er. Napagtanto nila na ang kanilang Panginoon ay may napakaraming paraan, kung kaya't sila ay nagpapasalamat sa kanilang Panginoon dahil hindi sila pinatay. Kung hindi, sila ay magiging eksaktong kapareho ng Silver Lion King. Ada, Er, pareho kayong nakagawa ng magandang trabaho. Ngayon, umalis na tayo at patayin ang iba pang mga demonyong hari dahil lahat tayo ay nagpo-pump up, sabi ni Jiang Chen. Oo, Master. Tumango ang dalawa at nagtungo sa ibang lugar. Nang sumunod na araw, ang buong tiwangwang na hanay ng bundok ay bumagsak sa matinding pagkabigla. Walang tigil ang mga labanan sa pagitan ng mga demonyong hari na nagdulot ng kaguluhan sa buong lugar. Ang ilang mga magsasaka na nagnanais na magkaroon ng ilang mahihirap na pagsasanay dito, kabilang ang mga disipulong nagmula sa Sky Cloud Pavilion, ay agad na umatras nang maramdaman nila ang kaguluhan sa bundok. Anong nangyayari sa mundo? Hindi ko alam kung bakit nag-aaway ang mga demonyong haring iyon. Sa kabutihang palad wala pa tayo sa malalim na rehiyon ng bulubundukin, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Pumayag, kami ay tunay na mapalad. Masyadong mabangis ang mga demonyong hari dito. Kung tayo ay nasasangkot sa gayong labanan, tayo ay mamamatay o magdudulot ng matinding pinsala. Go, go, go. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito ng mabilis. Ang mahigpit na pagsasanay ay maaaring isagawa anumang oras. Maghihintay tayo hanggang matapos ang labanan sa gitna ng mga demonyong hari bago tayo bumalik sa lugar na ito. Maraming mga magsasaka ang natakot hanggang sa mamatay at nagmamadaling umalis sa lupaing ito. Walang gustong mamatay, lalo na nang alam nilang ito ay isang walang kabuluhang kamatayan na dulot ng ilang tuwang-tuwa na mga demonyong halimaw. Sa loob ng tiwangwang na bulubundukin, sa wakas ay natapos ang matinding labanan sa umaga ng ikalawang araw. Sa isang lambak na gumuho ng shockwave, ang Ancestral Dragon Pagoda ni Jiang Chen ay sumisiksik ng chi at blood essence ng huling hari ng demonyo. Pagkatapos, isang malaking pagbabago ang naganap sa pagoda, ang 14 na antas ay sa wakas ay na-condensed out.
Hindi lang iyon, habang ang Ancestral Dragon Pagoda ay sumisipsip ng enerhiya, si Jiang Chen ay nakakuha din ng ilang mga benepisyo. 30,000 marka ng dragon ang nabuo sa loob ng kanyang katawan, na umabot sa kabuoang 385,000 marka ng dragon. Kakailanganin na lang niya ngayon ang 15,000 dragon mark para maka-advance sa Late Earth Immortal Realm. Mayroong 5 demonyong kaluluwa ng mga hari ng demonyo na hawak niya. Hanggat pinipino niya ang isa sa mga demonyong kaluluwang ito, tiyak na makakalusot siya sa huling lupain ng Earth Immortal, ngunit hindi siya nagmamadali sa ngayon. Mabilis siyang sumulong nitong mga nakaraang araw kaya kailangan niya ng ilang oras para patatagin muna ang kanyang pundasyon bago subukan ang anumang pagsulong, kung hindi ay magbabalik ito. "Kumusta, maliit na Chen?" tanong ni Han Yan. Ang 14 na antas ng pagoda ay ganap na na-condensed. Ito ay magpapalaki sa ating mga pagkakataong makuha ang Regenerative Lotus. Napakalaki ng 6 sa paglalakbay na ito. Bukod sa kanilang mga pag-unlad, ang condensation ng 2 antas ng Ancestral Dragon Pagoda ay sapat na upang pukawin sila dahil ito ang kasalukuyang pinakamahalagang kayamanan na kailangan nila upang makuha ang Regenerative Lotus. Ang kanilang cultivation base sa kabilang banda ay walang silbi sa sitwasyong ito. Kahit na makapag-advance pa si Jiang Chen ng 2 antas, hindi ito makakapagpabuti sa kanya sa harap ng mga makapangyarihang Great Luo Golden Immortals. "Gaano katagal bago natin marating ang One Line Mountain mula rito?" tanong ni Jiang Chen. "Kung maglalakbay tayo sa pamamagitan ng paglipad, makakarating tayo doon sa kalahating araw. Kung maglalakad tayo, aabutin ng 2 araw, sagot ni Big Yellow. "Hindi tayo makakabiyahe sa ere. Malaki ang usapin ng Regenerative Lotus. Dapat tayong maging mas maingat tungkol dito. Kailangan nating manatiling low profile at palihim na lumapit. Ang Regenerative Lotus ay nag-mature 2 araw na ang nakakaraan habang ang Grand Ceremony ay gaganapin pagkalipas ng 3 araw. Makararating pa rin kami sa aming destinasyon 1 araw bago ang aktwal na seremonya kung maglalakad kami. Ipagpalagay ko na ang 8 immortal na iyon ay hindi naruroon hanggang sa aktwal na araw ng seremonya. Sa lohikal na paraan, ang mga Golden Immortal na gwardya ay babaan ang kanilang pagbabantay bago magsimulang magtagpo ang mga tao sa summit, na nangangahulugan na ang ating mga pagkakataon na magtagumpay ay mas mataas," sabi ni Jiang Chen. Siya ay palaging maislan. Sa hirap ng pagnanakaw ng Lotus, hindi niya kayang magkamali. Bagamat hindi niya masisiguro na walang kabuluhan ang kanyang plano, sisiguraduhin niyang gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ang pagsisimula ng kanilang plano sa gabi bago ang Enranding Seremonya ay walang alinlangan ang pinakamagandang oras dahil wala sa 1-8 Immortals ang lalabas sa oras na iyon. Samantala, ang mga dalubhasang Golden Immortal ay ibababa ang kanilang pagbabantay pagkatapos ng mga araw ng patuloy na pagbabantay. Kasama ito sa kalkulasyon ni Jiang Chen. "Little Chen, sigurado ka ba talaga?" tanong ni Han Yan, nakakaramdam pa rin ng walang katulad na pag-aalala. Hindi niya inaprubahan ang ideyang ito sa simula pa lang. Ito ay masyadong mapanganib, 1,000 beses na mas mapanganib kaysa sa pag-agaw ng pagkain sa bibig ng tigre. Kung sakaling magkaroon ng anumang sakuna, walang sino man sa kanila ang tiyak na makatiis. "Kailangan kong gawin ito, sigurado ako o hindi. Hindi ko babaguhin ang mga bagay na napagpasyahan ko na. Ikaw at si Big Yellow ay makakabalik sa Cloud Mist City para makilala si Fu Hui. Ako lang ang pupunta sa One Line Mountain," sabi ni Jiang Chen. "Hindi na ako babalik. Gusto kong makita kung ano ang tungkol sa One Line Mountain." Tinanggihan ng Big Yellow ang magandang intensyon ni Jiang Chen sa mismong lugar. Ang mabubuting kapatid ay magkakasamang magtitiis ng mga paghihirap. At saka, ninanakaw mo itong Regenerative Lotus dahil sa akin. Susundan kita at magtatago sa Ancestral Dragon Pagoda. Nagsalita si Han Yan. Siya at si Big Yellow ay natural na naiintindihan ang intensyon ni Jiang Chen. Pagkatapos ng lahat, ang gawaing ito ay masyadong mapanganib. Hiniling ni Jiang Chen sa kanila na bumalik sa Cloud Mist City para sa kanilang kaligtasan. Si Ada at Aer ay nakatayo sa 1 tabi, tahimik. Ang kanilang gawain ay makinig sa utos ni Jiang Chen. Hindi sila magsasalita ng walang pahintulot ng kanilang Panginoon. Matapos alisin ang lahat ng mga demonyong hari, hinayaan ni Jiang Chen na magtago sina Ada, Aer,
Bigelow at Hanyan sa loob ng Ancestral Dragon Pagoda. Hindi naman masama ang kapaligiran sa loob ng pagoda. Sa katunayan, ito ay nakakatulong para sa kanila na magtanim. Si Jiang Chen lamang ang nasa labas ng pagoda mag-isa. Umalis siya sa mountain range at tinungo ang Wanlin Mountain. Ang Wanlin Mountain ay ang pinakatanyag na bahagi sa Wanlin Sky. Ito ang pinakamataas na bundok sa Wanlin Sky, hindi bababa sa 3 beses o mas mataas kaysa sa iba pang mga bundok. Hindi makikita ng isa ang tuktok nito, na parang direktang konektado sa langit. Lumaki ang regenerative lotus sa tuktok ng bundok. Matapos ang 2 araw na paglalakbay, sa wakas ay narating nila ang bundok. Sa pamamagitan ng sadyang pagpapabagal sa kanyang bilis, dumating si Jiang Chen sa bundok sa dapit hapon. Bukas ang grand ceremony. Sa kasalukuyan, nagsimula ng magtipon ang mga tao sa 100 milyang radius sa labas ng bundok. Ang isa ay maaaring makakita ng mga itim na gumagalaw na bagay kung ang isa ay nagmasid sa karamihan ng tao mula sa itaas. Talagang engrandi ang grand ceremony. Napakarami sa kanila ang nagtipon dito bago pa man magsimula ang seremonya. Napabuntong hininga na sabi ni Jiang Chen. Siyempre naman, 1 beses lang ito ginaganap kada 2 taon, isa itong malaking event sa Wanlin Sky. Sino ang hindi gustong makita ang tunay na pagpapakita ng 8 Immortals? Para sa karamihan ng mga human immortals, ang makita ang mga mukha ng mga Panginoong ito ang bagay na inaasam-asam nila. Kung gayon, karaniwan na ang karamihan ay hindi pangkaraniwan, sabi ni Han Yan. Little Chen, kailan natin isasagawa ang plano natin? Tanong ni Big Yellow. I-scout ko ang tuktok ng bundok upang suriin muna ang sitwasyon, sabi ni Jiang Chen. Pagkatapos ay nag-drill siya sa Ancestral Dragon Pagoda. Ang pagoda ay isinama na ngayon sa katawan ni Jiang Chen. Bagamat ito ay ganap na angkop para sa pagtatago, mayroon pa ring depekto sa loob ng pagoda na ito ang limitasyon ng paggalaw. Sa pagkakasunod-sunod ng mga salita, kung si Jiang Chen ay nasa loob ng pagoda, maaari lamang niyang gamitin ang pagoda upang itago ang sarili o makagalaw ng maikling distansya. Kung hindi, gagamitin niya ito para itago ang sarili habang lumilipad. Ngunit medyo nasisiyahan na si Jiang Chen sa mga function na ito. Pagkatapos ng lahat, ang 14th level ay masyadong mahina kumpara sa peak 99th level. Marami pa ring mga function na hindi pa nabubunyag ng pagoda. Ang Ancestral Dragon Pagoda ay naging isang maliit na butil sa kawalan, tulad ng dust particle sa universo, at dahan-dahang gumalaw patungo sa tuktok ng bundok. Kahit na ang makapangyarihang mga eksperto sa Golden Immortal ay hindi mapapansin ang paggalaw na ito, maliban sa mga eksperto sa Immortal King na nakabisado ang special law. Sa kabila noon, napakaingat ni Jiang Chen dahil ang mga gwardya na iyon ay pagkatapos ng lahat ng mga mahuhusay na nahuling eksperto sa Golden Immortal, isang grupo ng mga peak figure na 1 hakbang lamang ang layo mula sa kalahating hakbang na Immortal King realm sa 4 na malalaking kapangyarihan. Kaya natural, si Jiang Chen ay hindi mangangahas na maging pabaya kahit kaunti. Si Han Yan at Big Yellow ay hindi man lang naglakas loob na huminga, sa takot na 1 maliit na hininga ay abisuhan ang mga gwardya. 1 oras na ang paggalaw ng pagoda, ngunit hindi pa ito nakakarating sa tuktok. Ang bundok na ito ay masyadong mataas at ang pagoda ay masyadong mabagal. Hindi napigilan ni Han Yan na sabihin ito. Ito ang pinakamataas na bundok sa Wanlin Sky. Kalahati pa lang natin, ani Big Yellow. Pagkaraan ng 1 pang oras, nawala ang liwanag sa kalangitan at napalitan ng dilim. Mukhang hindi kaaya-aya ang langit ngayong gabi. Pambihira ang dilim dahil sa madilim na ulap na tumatakip sa liwanag ng buwan at mga bituin. Ito ang tinatawag nilang gabi na madilim at malakas ang hangin. Kadalasan, may masamang mangyayari sa panahong ito. Ngunit ang tuktok ng bundok ay hindi tila madilim. May snow sa lahat ng dako. Pareho pa rin ang hitsura ng mga bundok sa araw. Parang fantasy at painting. Sa madaling salita, mananatiling maganda ang bundok na ito kahit na araw o gabi. Sa napakalaking lugar, hindi madaling mahanap ang regenerative lotus sa ilalim ng kondisyon na hindi nagagamit ang divine sense, ngunit sigurado si Jiang Chen na ang lugar kung saan naruroon ang regenerative lotus ay magkakaroon ng chi ng mga eksperto. Ipinadala ng 4 na malalaking kapangyarihan ang mga dalubhasang Golden Immortal na iyon upang bantayan dito hindi dahil sa bundok o para lumikha ng dominasyon bago ang engranding seremonya,
ngunit dahil lamang sa regenerative lotus. Ngayong nag-mature na ito, tiyak na hindi ilalayo ng walo sa kanila ang kanilang mga mata. Ngayong nakarating na sila sa tuktok ng bundok, kinailangan ni Jiang Chen na manatiling maingat. Hindi niya kayang bayaran ang kahit kaititing na kapabayaan. Gamit ang kanyang kontrol, dahan-dahan siyang lumipat patungo sa kung saan nanggaling ang chi ng mga ekspertong iyon. Ang kasalukuyang Ancestral Dragon Pagoda ay naging isang maliit na hindi napapansing buhangin na ganap na isinama ang sarili sa walang laman. Sa gitna ng summit ay isang haligi na ganap na nabuo mula sa glacier. Ito ay kristal na malinaw at transparent, tulad ng isang kamanghamanghang dalisay na kristal. Ang lugar na ito ang pinakamalamig sa lahat ng bundok, at ang regenerative lotus ay tumubo sa tuktok ng haliging ito. Isa itong full-bloom snowy lotus na kasing laki ng palad. Parang transparent din ang katawan nito. Nagradiated ito ng napakatalino na pag-iilaw at chi na maaaring makalasing sa mga tao. Ito ay isang walang kapantay na damo at isang tunay na kayamanan. Walang sinuman ang maaaring manatiling walang malasakit sa harap ng damong ito. Nakatayo sa paligid ng regenerative lotus ang walong gwardya sa walong magkakaibang direksyon. Kung titingnang mabuti, ang walo sa kanila ay hindi nakatayo sa lupa. Sila ay umaaligid sa hangin, sa eksaktong parehong taas ng regenerative lotus. Ito ang isa sa pinakamahigpit na seguridad kailanman. Ang walo sa kanila ay nakatitig sa regenerative lotus na may matako na pares ng mga mata, ngunit wala ni isa sa kanila ang may lakas ng loob na nakawin ito. Siguradong maswerte kaming walo. Bagamat walang sinuman sa atin ang nakakakain nito, ang chi na lumabas mula rito ay lubhang kapaki-pakinabang sa ating paglilinang. Isang matanda ang nagsalita. Tama iyan. Ang regenerative lotus ay isang walang kapantay at napakahalagang damo. Nararamdaman ko ang isang makabuluhang pagbuti sa aking chi at dugo pagkatapos manatiling malapit sa mahalagang halamang ito nitong mga nakaraang araw. Nagsalita ang isa pang lalaki. Nang makita ni Jiang Chen kung gaano kahigpit ang seguridad, hindi niya naiwasang magkunot ang kanyang mga kilay. Shit! Bakit napakaseryoso ng matatandang ito sa kanilang tungkulin? Binigyan ito si Jiang Chen ng udyok na bumulwak ng dugo. Ang estilo ng pagbabantay ng walong ekspertong ito ay parang sinusubukang idikit ang kanilang mga katawan sa lotus. Kahit na makalapit si Jiang Chen sa regenerative lotus, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong nakawin nito. Sa sandaling sinubukan niyang gawin iyon, agad niyang napukaw ang kanilang atensyon dahil ang walo sa kanila ay nakabalot sa lotus ng kanilang chi. Kung ang mga bastos na ito ay patuloy na magbabantay ng ganito, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong nakawin nito. Sa huli, kailangan nating isuko ito. Umiling si Big Yellow. Sa paghusga mula sa kasalukuyang eksena, walang paraan na magtagumpay sila. Little Chen, sa tingin ko hindi tayo dapat mag-take ng risk. Hindi pa huli ang lahat para umatras ngayon. Sabi ni Han Yan, medyo humihingi ng tawad sa kanyang puso dahil nagpa siya si Jiang Chen na gawin ito dahil sa kanyang kapakanan. Pagsisisihan niya ito kahit sa kanyang kamatayan kung may aksidenteng nangyari kay Jiang Chen. Walang pana na kayang bumaril ng paatras. Aabangan natin. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito hanggang sa pagsikat ng araw, atres tayo. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagiging matatag. Hindi siya isang lalaking madaling sumuko. Naniniwala siya na palaging may kapintasan para samantalahin niya, ngunit ang hindi magandang kalagayang ito ay hindi nagbago hanggang sa lumitaw ang liwanag, hindi siya sapat na tanga upang ipagsapalaran ang kanyang buhay para dito. Sa ganitong paraan, naghintay pa si Jiang Chen at ang iba pa ng 3 oras. Bagamat nasa kalagitnaan na ng gabi, hindi pa rin nagpakita ang mga ekspertong ito ng anumang uri ng butas para sa kanila. Si Big Yellow at Han Yan ay naiinip na. Hindi sila mapakali sa paglalakad sa loob ng pagoda. Si Jiang Chen gayunpaman ay tila composed. Ito ay isang uri ng katatagan na hindi maaapektuhan kahit na bumagsak ang langit. Ito ay isang kilos na dapat taglayin ng isang tunay na nakatataas na nilalang. Ang pinakamahalagang bahagi ng regenerative lotus ay ang puso nito. Narinig ko na kaya nitong ibalik ang mga patay na may epekto sa langit. Bukod sa pusong lotus, marami pa ring mahalagang bahagi. Dahil sa magandang trabahong nagawa ko, tiyak na gagantimpalaan ako ng patriarch ng Yun family ng ilang bahagi ng lotus.
Sa oras na iyon, ang pagkakataon na makapasok ako sa kalahating hakbang na Immortal King ay tataas ng malaki. Nagsalita ang isang elder ng Yun family. Nakatitig ang kanyang mga mata sa Regenerative Lotus. Base sa kanyang tono, parang ang Regenerative Lotus ay naging Yun family na. Tiyak na walang hiya ka. How dare you make such indiscreet declaration? Sa aking opinyon, ang Regenerative Lotus ay tiyak na makukuha ng Wang Fu family. Pagkatapos nito, makakakuha ako ng bahagi ng benepisyong iyon. Isang elder mula sa Wang Fu family ang sumagot. Ang Wang Fu family at Yun family ay nakikipagkumpetensya at nakikipaglaban sa isa't isa. Kahit na ang mga eksperto ng parehong pamilya ay binigyan ng parehong tungkulin, hindi ito nakakatulong na mabawasan ang mga pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Kung hindi dahil sa Regenerative Lotus, tiyak na nakikibahagi sila sa patuloy na labanan. Huwag na kayong mag-away. Naghanda ng husto ang aming sect master para sa darating na grand ceremony at siya ang makakakuha ng grand prize. Ngunit kung ang aking sect master ay may magandang kalooban sa oras na iyon, maaari niyang bigyan kayong lahat ng isang piraso ng dahon ng lotus. Sabi ng isang elder mula sa Profound Sun sect habang hinahaplos ang kanyang balbas. Haha, ang sobrang kumpiyansa mo ay siguradong nagpapatawa sa akin. Parehong tumanda na ang iyong patriarch at sect master. Tanging ang aking pavilion master ang tunay na malakas. Naabot na niya ang kalahating hakbang na Immortal King Realm sa murang edad, na nalampasan ang record ng dati niyang master, na tiyak na magpapas siya sa tagumpay at pagkatalo sa seremonyang ito. Tumawa ng malakas ang matanda mula sa Sky Cloud Pavilion. Humph! Ang tiyan mo yun na iyon ay hindi kahanga-hanga gaya ng sinabi mo. May malamig na sumanggod. Medyo nakakabahala ang iniisip nitong si Tian Mayun. Dahil ang sect master at patriarch ng iba pang tatlong malalaking kapangyarihan ay kabilang sa lumang henerasyon tulad ni Uyang He, ginawa nitong si Tian Mayun ang pinakabata. Pinalala nito ang sitwasyon kaysa sa naisip nila dahil nangangahulugan nito na si Tian Mayun ay isang henyo. Dapat malaman ng sinuman na ang isang tunay na henyo ay hindi mahuhusgahan ng sentido komon. Bukod pa rito, nalampasan na ni Tian Mayun ang kanyang dating master, si Uyang He at kinuha na ang posisyon ng Pavilion Master matapos ang pagpanaw ng kanyang master. Bukod pa rito, walang nakakaalam kung gaano siya nag-improve sa nakalipas na 2 taon. Higit sa lahat, ang mga namumuno sa tatlong malalaking kapangyarihan ay lubos na kilala ang isa't isa. Matapos ang mga taon ng away at sagupaan, nagkaroon sila ng malinaw na pagkakaunawaan sa mga paraan at trump card ng isa't isa, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng mga kakayahan ni Tian Mayun. Sila ay walang kaalam-alam tungkol sa kung gaano kalakas ang kanyang paraan at mga ace card. Ito ay walang alinlangan, isang kawalan para sa kanila. Mga Ginoo, matagal na nating binantayan ang Regenerative Lotus at walang kabuluhan ang patuloy na pagbabantay dito ng mahigpit ngayon. Sino sa One Line Sky ang magkakaroon ng lakas ng loob na nakawin ang Regenerative Lotus? Dagdag pa, nakakuha na kami ng ilang benepisyo sa pamamagitan ng pagsipsip ng chinito nitong mga nakaraang araw. Dahil ngayon ang huling araw ng ating pagbabantay, dapat tayong umatras upang hindi mapansin ng ating mga patriarch ang pagbaba ng chinito at sisihin tayo nito. Sa oras na ito, iminungkahi ng elder ng Wang Fu family. Nang marinig ito, si Jiang Chen, na malapit nang sumuko sa pagnanakaw na ito, ay nabuhayan ng loob. Sa totoo lang, kahit si Jiang Chen ay malapit nang sumuko sa sandaling ito dahil wala siyang nakitang pagkakataon na nakawin ang lotus at papalapit na ang bukang liwayway. Ang 8 Golden Immortal Expert ay nananatili pa ring napakalapit sa lotus. Walang paraan na maisakatuparan ni Jiang Chen ang kanyang plano. Gayunpaman, sa kritikal na yugtong ito, isang elder mula sa Wang Fu family ang nagmungkahi ng isang hindi inaasahang ideya. Ito ay agad na nagpabuti ng impresyon ni Jiang Chen sa kanya, nagbigay siya ng malaking tulong kay Jiang Chen. Tama si Kuya Wang Fu. Kung paano natin ito binabantayan ngayon ay nagmumukha tayong gaaman sa harap ng ating mga patriarka. Bukod dito, marami na tayong nakuhang benepisyo mula sa Regenerative Lotus. Kaya't ang ilang oras na ito ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Higit pa rito, ang ating tungkulin ay bantayan ang Regenerative Lotus. Ngayon na halos umabot na sa katapusan ng panahon, ang aming gawain ay dapat isaalang-alang na tapos na sa ngayon.
isang elder mula sa Skycloud Pavilion ang tumanggo bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, sila ang pinakamataas na numero sa One Line Sky. Lahat sila ay nagbigay ng napakataas na kahalagahan sa kanilang mukha. Hinding-hindi sila gagawa ng mga bagay na makakasira sa kanilang reputasyon. Kung kumalat ang balita tungkol sa walong ekspertong ito na sumisipsip ng chi na inilabas ng Regenerative Lotus, tiyak na mapapahiya ang kanilang mukha. Sa ating presensya, sino ang maglalakas loob na looban ang Regenerative Lotus? Natatakot ako na walang sino man sa One Line Sky ang hanggal para pukawin ang apat na malalaking kapangyarihan. Isang elder mula sa Yon family ang mayabang na nagsalita. Sa totoo lang, hindi nila kailangan ng hanggang 8 peak na Golden Immortal Expert para bantayan ang Lotus na ito ng sabay. Ngunit ang katotohanan na ang lahat ng apat na malalaking kapangyarihan ay nagpadala ng mga marangal na matatandang ito upang bantayan ay nagpapahiwatig na hindi sila natatakot sa ibang mga tao na magnakaw ng Lotus, ngunit upang kumilos bilang isang pagpigil sa kanilang sarili, lalo na sa kanilang mga sarili. Kasunod nito, sabay-sabay na inalis ng 8 sa kanila ang kanilang chi mula sa Regenerative Lotus, lumapag mula sa langit. Sa wakas ay ibinaba na nila ang kanilang bantay sa huling sandali. Kung tutuusin, hindi sila naging mapuyat gaya ng sa tingin nila dahil nasa harapan lang ng bawat isa sa kanila ang mga taong gusto nilang bantayan. Little Chen, dumating na ang pagkakataon natin. Ang mga mata ni Big Yellow ay kumikinang. Halos isang gabi nilang hinintay ang pambihirang pagkakataong ito na lumabas. Kung tatanggi pa rin ang mga matandang bastard na ito na ibaba ang kanilang pagbabantay, tiyak na mawawalan sila ng pag-asa na pumunta rito. Ito ang hinihintay ko. Maghanda. Isang malamig na ngiti ang nakita sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos, hiniling niya na umusad ang pagoda sa napakabagal na bilis na hindi man lang nagdulot ng paggalaw sa daloy ng hangin. Kailangan niyang maging mas maingat sa isang napakahalagang oras na tulad nito. Ang isang kawalang ingat ay maaaring humantong sa kanilang pagkalipol. Oo naman, hindi pinabayaan ng Ancestral Dragon Pagoda si Jiang Chen. Nagpatuloy ang 8 eksperto sa kanilang chit-chat habang si Jiang Chen ay nakalapit sa Regenerative Lotus. Hindi nagtagal, lumitaw ang parang alikabok na pagoda sa itaas ng Regenerative Lotus. Tiyak na ito ay isang magandang halaman na nakikita ito mula sa napakalapit na distansya, lalo na ang puso nito sa gitna. Ito ay may sukat ng isang kuko, isang transparent na katawan at isang plain lukang likido na gumagalaw sa loob. Isang sulyap dito at masasabi mo na ito ay isang napakahalagang kayamanan ng langit at lupa. Sa ganoong kalayuan, si Big Yellow at Hanyan ay naging walang kapantay na nasa sabit. Alam nilang dalawa na ito ang pinakamahalagang sandali. Kailangan lang iunat ni Jiang Chen ang kanyang kamay para makuha ito, ngunit ang higit na ikinababahala nila ay kung paano sila tatakas pagkatapos noon. Sa kasalukuyan, ang 8 eksperto ay nakarating na sa ibaba. Ang bawat isa sa kanila ay tila naiinip, ganap na inilagay ang kanilang atensyon sa Regenerative Lotus. Si Jiang Chen ay pinagmamasdan ang bawat isa sa kanila ng may pag-iingat. At sa wakas, isang sinag ng malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Hindi na tayo makapaghintay. Gawin na natin ngayon. Kinagat ni Jiang Chen ang kanyang mga ngipin. Itinago niya ang lahat ng kanyang chi, mabilis na inilabas ang kanyang malaking palad patungo sa Regenerative Lotus. Sino ito? Sa sandaling ihayag ni Jiang Chen ang kanyang kamay, naging alerto ang 8 eksperto sa ibaba. Sigaw ng isang elder mula sa Wangfu family habang sabay silang napalingon sa 8, tinitingnan kung nasaan ang Regenerative Lotus at nakita ang isang palad na biglang sumulpot sa kung saan inagaw ang Regenerative Lotus sa bilis ng kidlat. Ang Lotus ay nawala sa susunod na sandali. Hindi maganda, may nagnanakaw ng Regenerative Lotus. Shit! Sino ba talaga ang may lakas ng loob na nakawin ang Regenerative Lotus? Sino ka magnanakaw? Iwanan ang Regenerative Lotus dito. Galit na galit silang 8. Matagal na nilang binantayan ang walang kapantay na damo. Hindi nila matanggap na may magnanakaw talaga sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong. Hindi sila makakagawa ng isang makatwirang paliwanag para sa kanilang mga patriarch kung ang Lotus ay talagang ninakaw ng isang hindi kilalang individual. Hong Long. Sa halos isang iglap, ang 8 sa kanila ay sabay-sabay na pinakawalan ang lahat ng kanilang pinakamataas na Golden Immortal Chi.
Ang mga alon ng chi mula sa walong iba't ibang eksperto ay gumulong at pinagsama sa isa't isa, na bumabalot sa buong online mountain. Bilisan mo, tingnan mo. Anong nangyayari dyan? Bakit may napakalakas na chi? Diyos ko! Ang buong online mountain ay napapalibutan ng chi na yon. Anong nangyari? Tila ang chi na ito ay nagmumula sa isang eksperto sa Golden Immortal Realm at least at mayroong higit sa isa. May mga eksperto kaya sa tuktok ng bundok. Masyadong malakas ang pressure. Kailangan nating idistansya ang ating sarili mula dito, kung hindi, tayo ay magderones ng hindi kinakailangang mga casualty o pinsala. Masyadong makapangyarihan ang mga eksperto sa itaas. Ang mga bystanders na dumating upang panuuri ng engranding seremonya ay nagulat sa eksena. Akala nilang lahat ay walang laman ang tuktok ng One Line Mountain. Hindi nila akalain na napakaraming Golden Immortal Expert ang nagtatago doon. Ngayong ang bawat isa sa mga ekspertong ito ay nagpakawala ng kanilang malakas na hangarin sa pagpatay, isang malaking bagay ang malapit ng mangyari. Sa itaas ng One Line Mountain, ang walong Golden Immortal Expert ay nakatayo sa iba't ibang posisyon, tinataka ng buong kawalan ng lugar, hindi nagbigay ng pagkakataon para makatakas ang magnanakaw, ngunit ang nakakainis sa kanila ay hindi pa rin nila mahanap kung saan ang magnanakaw, ay. Ang sitwasyon ay bahagyang kinabahan sa kanilang walo dahil ang mga eksperto lamang na nakarating sa kaharian ng Immortal King o mas mataas ang maaaring tumagos sa kawalan ng basta-basta. Sa kasalukuyan, si Jiang Chen at ang iba ay nahulog sa isang tunay na krisis. Bagamat nagawa nilang itago ang kanilang sarili sa pagoda, walang paraan na makaalis ang pagoda sa lugar na ito sa loob ng ilang segundo. Dagdag pa, ang kawalan ay ganap ng natakpan ng walong ekspertong ito na nagpahirap sa kanila na makatakas. Shit! Tiyak na mahirap pakitunguhan ang mga eksperto sa Peak Golden Immortal. Masyadong mabilis ang kanilang tugon. Hindi napigilan ni Jiang Chen na magmura. Itinago niya ang kanyang chi habang ninanakaw ang Regenerative Lotus. Ito ay dapat ay isang patagong hakbang, ngunit ang hakbang na iyon ay hindi makatakas sa mga pandama ng mga ekspertong ito. Ito ay hindi dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Ito ay dahil lamang sa napakalakas ng mga dalubhasang Golden Immortal. Dahil sa sitwasyong ito, naging karapat-dapat silang tawaging mga buhay na nakaunawa sa malalim na kahulugan ng Great Luo. Hong Long. Sa oras na ito, ang walo sa kanila ay magkatuwang na naglunsad ng pag-atake sa lugar kung saan lumitaw si Jiang Chen ngayon. Ang enerhiya mula sa mga pag-atake na ito ay mapanira. Kung ang Ancestral Dragon Pagoda ay direktang tinamaan ng mga pag-ataking ito, agad itong madudurog sa kabila ng pambihirang lakas ng depensa nito. Hong Long. Ang mapanirang puwersa ay katulad ng isang tidal wave at isang bagyo, na naging sanhi ng pagkawala ng laman. Sa kabutihang palad, inilipat ni Jiang Chen ang pagoda mula sa dati nitong posisyon na ngayon ay ang convergence point ng energy storm. Katsa! Gayunpaman, ang ilan sa mga natitirang alon mula sa impact ay bumangga laban sa Ancestral Dragon Pagoda. Ang 14 na antas ng pagoda ay hindi nakayanan ang pag-atake ng pinakamataas na dalubhasa sa Golden Immortal, kahit na ito ay ilang natitirang alon. Maraming mga bitak ang lumitaw sa katawan ng pagoda at ito ay naging nanginginig at hindi matatag, na tila gumuho sa anumang segundo. Hindi maganda. Ang Ancestral Dragon Pagoda ang tanging bagay na maaasahan nila ngayon. Kung gumuho ang pagoda na ito, hindi nila maitatago ang kanilang mga sarili sa harap ng mga eksperto sa Golden Immortal. Ang naghihintay sa kanila pagkatapos noon ay ang kanilang wakas. Ano ngayon, maliit na Chen? Tila medyo natarante si Han Yan. Ito ang pinakamasamang senaryo na naisip nila. Kung ang pagoda ay hindi pa umabant sa 14 na antas, ang natitirang alon na iyon ngayon ay sapat na upang durugan ito kaagad. Sa kasalukuyan, bahagyang nabasag na ang pagoda na naging dahilan din ng pagkasugat ni Jiang Chen. Ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang mga pinsala ay hindi malala. Makaka-recover siya rito ng mabilis. Sure enough, may something dito. Itinuo ng walo sa kanila ang lahat ng kanilang divine sense sa posisyon kung nasaan ang pagoda. Bagamat ang kaluskos ng pagoda ay natatakpan ng ingay ng impact na halos hindi na marinig, hindi ito makatakas sa pandama ng walong eksperto. Malamig ang mukha ni Jiang Chen at tila walang nikititing na kaba. Habang papalapit siya sa critical na yugto, mas kalmado siya.
Kung siya ay nagpanik tulad ng iba sa oras na ito, kung ano ang susunod na susunod ay isang tunay na trahedya. Oo, ang mga mata ni Jiang Chen ay kumikinang. Pagkatapos, binukas niya ang isang butas sa pagoda, ibinuhos ang lahat ng kanyang enerhiya sa Heavenly Dragon Combat Halberd sa isang iglap. Ang malaking halberd ay itinulak sa labas. Nang makita mula sa labas, isang ginto at marilag na halberd ang biglang lumitaw sa kawalan. Hong Long, laslas ng malaking halberd ang isa sa mga eksperto. Siyempre, hindi ito tunay na pag-atake, ito ay gawa lamang. Ano ang bagay na yon? Parang napaka-pamilyar. Iyan ang Heavenly Dragon Combat Halberd ni Master Uyang. Ang halberd na ito ay nawala pagkatapos ng kanyang pagpanaw, kaya bakit narito pa rin ito ngayon? Maaaring ang lalaking iyon ay si Uyang Hi mismo. Mukhang nabigla ang walong eksperto na handang umatake. Ang Heavenly Dragon Combat Halberd ay may parehong reputasyon tulad ni Uyang Hi mismo. Bilang makapangyarihang mga eksperto sa Golden Immortal, maaaring hindi nila alam ang lahat ng mga kayamanan, ngunit tiyak na hindi nila malilimutan ang kilalang Heavenly Dragon Combat Halberd na ito. Humph! Ang iilan sa inyo ay nakikinig. Inaalis ko ang Regenerative Lotus. Kung isa sa alang-alang ang relasyon natin sa nakaraan, hahayaan kong mabuhay kayong lahat, ngunit kung sino man sa inyo ang magpumilit, hindi ako magpapakita ng anumang awa. Isang hindi mapapantayang malamig na boses ang umalangaw-ngaw mula sa kawalan. Boses iyon ni Master Uyang. Buhay pa si Master Uyang. Si Master Uyang ay nakalusot na sa Immortal King Realm. Nakikiusap ako kay Master na ihayag ang iyong sarili. Parehong emosyonal na nagsalita ang Great Elders ng Skycloud Pavilion sa kawalan. Ang tanging paliwanag na nagawa ni Uyang Hi na nakagalaw ng patago sa kawalan ay narating na niya ang Immortal King Realm. Swoosh! Nawala ang malaking halberd. Sa loob ng pagoda, bumagsak si Jiang Chen sa lupa. Ito ang kanyang pangalawang beses na gumamit ng halberd. Lahat ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay agad na naubos. Ang buong eksena kanina ay gawa lamang ni Jiang Chen. Sinamantala niya ang Heavenly Dragon Combat Halberd para ilarawan si Uyang Hi. Inaasahan niyang malalaman ng mga ekspertong ito kung sino si Uyang Hi at tiyak na mabigas sila ng halberd. Pagkatapos, pinagbantaan niya ang walo sa pamamagitan ng paggaya sa tunog ni Uyang Hi. Napakatalino. Hindi napigilan ni na Big Yellow at Hanyan na itaas ang thumbs up kay Jiang Chen para sa kakayahang gumawa ng napakatalino na pagtugon sa ilalim ng isang mapanganib na sitwasyon tulad ngayon. Nagtagumpay ito sa pagpigil sa kaaway at lumikha ng pagkakataong mabuhay sila. Kailangan nilang aminin na ang katalinuhan ni Jiang Chen ay pambihira rin. Tara na dali. Si Jiang Chen ay hindi maglalakas loob na magpakita ng anumang pagkaantala, ilipat ang pagoda ng mas mabilis hanggat kaya niya. Ang pagoda ay nagduse ng medyo malubhang pinsala. Malapit nang mawala ang kakayahan nitong magtago. Tsaka punong-puno ng kapintasan ang kilos niya kanina. Una, ang kanyang boses ay 70-80% lamang ang tunog tulad ng Uyang Hi, hindi eksakto tulad ng orihinal na tao. Maaaring hindi ito mapansin ng iba, ngunit tiyak na malalaman ng dalawang elder ng Skycloud Pavilion ang kapintasan. Pangalawa, ang halberd na hawak ni Jiang Chen ay kulang sa orihinal na aura, parang hindi ito ang aura ng isang tunay na eksperto sa Immortal King. Patuloy na inilipat ni Jiang Chen ang nasirang Ancestral Dragon Pagoda Lampas sa One Line Mountain at mabilis na naglaho. Pagkaraan ng ilang sandali, itinigil ni Jiang Chen ang pagoda sa isang bulubunduki na mas malayo sa One Line Mountain. Naka-absorb siya ng malaking halaga ng Immortal Meta Stones at halos naka-recover na siya. Iilan sa kanila ang lumabas ng pagoda at nakahinga ng maluwag. Ang pagbabalik-tanaw sa eksenang ngayon lang ay talagang nagpalamig sa kanila. Little Chen, ang galing mo. Ang walong Golden Immortal na iyon ay niloko mo. Itinaas ni Hanyan ang isa pang thumbs up kay Jiang Chen at pinuri. Wakaka, ang Regenerative Lotus ay nasa atin na ngayon. Ang walang katulad na banal na halamang ito ay kasing halaga ng isang bundok ng mga kayamanan. Excited na tumawa si Big Yellow. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ningning nang tumingin siya kay Jiang Chen. Sa kanyang opinyon, walang bagay na hindi magagawa ni Jiang Chen sa mundong ito. Bagaman nakuha namin ang Regenerative Lotus, ang Ancestral Dragon Pagoda ay nagdusa ng malubhang pinsala.
Natatakot ako na hindi na ito makarecover sa loob ng maikling panahon, ibig sabihin, hindi ko mahahati ang item na ito hanggang sa ito ay ganap na naayos. Ngunit hindi ito gaanong inaalala sa ngayon dahil nakuha na namin ang aming kailangan. Ang pundasyon ng pagoda ay hindi nawasak, kaya sandali na lamang bago ito ganap na maibalik. Nakangiting sabi ni Zhang Chen. Little Chen, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Han Yan. Siyempre manunood kami ng exciting na grand ceremony. Tumawa si Zhang Chen. Interesado siyang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Jiu, iniisip ko kung magiging maayos ang seremonya. Ang 8 Immortals ay tiyak na magagalit hanggang sa mamatay kapag nalaman nila na ang Regenerative Lotus ay ninakaw. Napangiti si Big Yellow. Ang pag-imagine ng galit na mukha ng 8 Immortals ay talagang ikinatuwa niya. Ada, gusto kong pareho kayong magkatawang tao. Sasama tayo sa karamihan at manunood ng seremonya. Sabi ni Zhang Chen kina Ada at Masyadong kapansin-pansin ang kanilang anyo ng toro. Dahil huli na silang Heaven Immortal Beast, walang hirap para sa kanila na maging tao. Sa napakaraming tao sa karamihan ngayon, ang kanilang pag-iral ay hindi magpupukaw ng anumang mga hinala. Pagkatapos ng lahat, napakaraming eksperto sa Heaven Immortal. Kaya, maaari mong isipin kung gaano kawalang halaga ang isang Earth Immortal sa lugar na yon. Oo, Master. Ang parehong barbaric bulls ay agad na nag-transform sa dalawang matipunong lalaki na nakaitim na damit gaya ng utos ni Zhang Chen. Ilang sandali pagkatapos ng pag-alis ni Zhang Chen, ang walong eksperto ay nakatayo pa rin na nakaugat sa lupa. Walang sinuman sa kanila ang nagtangkang pigilan si Zhang Chen dahil inaakala nilang ang target ay si Uyang He, isang kalaban na hindi nila kayang masaktan maliban kung gusto nilang mamatay. Bago pa man narating ni Uyang He ang Immortal King Realm, wala ni isa sa kanila dito ang katapat niya. Bagamat hindi nila nakita ang tunay na pagkatao ni Uyang He, sigurado sila tungkol sa Heavenly Dragon Combat Halberd. Bawat isa sa kanila ay nakakita ng armas na iyon noon pa man. Sigurado sila na ang armas ay isa sa uri nito. Dagdag pa, ang boses ni Uyang He ay malalim at magaspang. Ang paglitaw ni Uyang He ay nagdulot ng matinding dagok sa walong eksperto, partikular sa mga eksperto ng Profound Sun Sect, Wang Fu at Yun Family. Sa kanilang pananaw, ang katutuhanang si Uyang He ay nagtatago ng lihim ay nagdulot ng malaking banta sa pagkakaroon ng kanilang sekta o pamilya. Dahil sa presensya ng isang eksperto sa Immortal King kasama sina Tian Mayun at The Wist Yufeng sa Skycloud Pavilion, naging vulnerable ang tatlo pang malalaking kapangyarihan. Ang pakiramdam ng krisis na ito ay agad na pinunan ang karamihan sa kanilang mga puso. Ito ay kalokohan lamang na si Uyang He ay bumagsak 2 taon na ang nakakaraan habang pumapasok sa kaharian ng Immortal King. Mukhang may magandang plano ang Skycloud Pavilion laban sa amin. Isang elder ng Profound Sun Sect ang tumingin sa mga elder ng Skycloud Pavilion at malamig na sinabi. Tama iyan. Uyang siya ay buhay pa at nagtagumpay sa kanyang pambihirang tagumpay. Parang nasa panganib ang 3 major powers natin ngayon. Ang elder ng Wang Fu family ay nagsalita habang nakataas ang kilay. Kung determinado si Master Uyang na mag-strike ngayon, namatay na sana kayong lahat sa halip na tumayo dito ng buo. Malamig na tugon ng isang elder ng Skycloud Pavilion. Ang 4 na malalaking kapangyarihan ay hindi kailanman naging maayos sa isa't isa. Natural na mahahanap nila ang kanilang mga katapat na sisihin. Sige, huwag na nating ituloy ang argumento. Ngayong ang Regenerative Lotus ay inagaw na ni Uyang He, dapat tayong magpadala ng mensahe sa ating mga patriarka, na sabihin sa kanila ang tungkol sa nangyari ngayon dahil wala ni isa sa atin ang kayang pasanin ang ganoong kabigat na responsibilidad. Nagsalita ang isa pang elder ng Profound Sun Sect. Tumango ang iba, sang-ayon sa mga dahilan ng kanyang mga sinabi. Dahil sa kanilang tungkulin, mahirap para sa kanila na palayain ang kanilang sarili mula sa sisihin. Gayunpaman, kinailangan nilang iulat ang insidente at ang biglaang pagpapakita ni Uyang He sa kanilang mga amo. Ito ay magiging isang malaking bagay sa One Line Sky. Ang ilan sa kanila ay naglabas ng kanilang senyales na espiritong anting-anting upang ipaalam sa kanilang mga patriarka. Sa kabilang panig, si Zhang Chen at ang kanyang mga kaibigan ay nakihalo na sa mga tao na ang atensyon ay nakatuon sa tuktok sa itaas.
Matapos ang malaking paggalaw na ginawa sa tuktok ng bundok, walang nakapansin sa bigla ang pagsulpot ni Jiang Chen at ng kanyang mga kaibigan dahil abala silang lahat sa paghula kung ano ang nangyari sa itaas. Anong nangyari? Bakit napakaraming eksperto sa tuktok ng bundok? Wala akong ideya. Wala na ang lahat ng chi ngayon. Dapat ba tayong lumipad doon at tingnan ito? Sige. Aakyat tayo doon para tingnan kung ano ang status. Magmamasid na lang kami sa malayo imbes na makalapit sa summit. Sa palagay ko ay hindi tayo paparusahan ng apat na malalaking kapangyarihan dahil ang One Line Mountain ang simbolo ng One Line Sky. Ito ay hindi isang bagay na pag-aari lamang nila. Bukod dito, sa nakaraang engranding seremonya, ang lahat ng mga nanood ay nanood ng kompetisyon sa tuktok ng iba pang mga bundok. Dahil sa curiosity, nagsimulang lumipad pataas ang mga nanunood para tingnan ang sitwasyon. Ang una ay sinundan ng pangalawa, at pagkatapos ay ng isang grupo. Maraming Heaven Immortal at maging ang mga eksperto sa Divine Immortal dito. Ang ilang eksperto sa Earth Immortal na hindi makakalipad ay dinala ng kanilang mga kasama. Ilang sandali, maraming eksperto ang lumilipad patungo sa langit ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na tumapak sa One Line Mountain. Malayo-layo lang ang nakikita nila. Alam ng bawat isa sa kanila na ang mga taong nasa tuktok ng summit ay mga eksperto sa Golden Immortal. Wala sa kanila ang handang inisin ang sinuman sa mga makapangyarihang ekspertong iyon. Kung ang mga ekspertong iyon ay nagalit dahil sa kanilang presensya, sila ay papatayin at mamamatay ng walang kabuluhan. Ada, iakyat mo ako dyan. Isama mo si Nayan at Big Yellow. Utos ni Jiang Chen. Siya ngayon ay nasa isang estado ng kaganhawahan dahil siya ay nakaahon sa krisis. Kahit na dumating ang 8 Immortals, hindi nila ito maiugnay sa kanya, dahil walang bakas o anumang natitira sa eksena. Walang sinuman sa One Line Sky ang makakapag-ugnay kay Jiang Chen sa pagnanakaw na ito dahil walang mag-iisip na ang isang Earth Immortal ay masasangkot sa naturang krimen. Ang gustong gawin ngayon ni Jiang Chen at ng kanyang mga kaibigan ay manood ng magandang palabas. Pinalipad sila ni Naadi at Aer sa langit at nakarating sa tuktok ng isang bundok. Bagamat medyo malayo sila sa One Line Mountain, nakita nila ng malinaw ang walong peak na mga eksperto sa Golden Immortal. Tingnan mo, hindi ba sila ang matatanda ng apat na malalaking kapangyarihan? Dagdag pa, lahat sila ay mga engranding elder, pinakamataas na eksperto sa Golden Immortal. Dito ba sila nagtitipon ng maaga para sa ating lahat? Tama iyan. Walang kinalaman sa kanila ang grand ceremony na gaganapin bukas. Kaya bakit sila nandito? Sa kanila siguro nanggaling ang mga chi na iyon. Clueless ako sa nangyari kanina. Napansin ba ninyong lahat na parang hindi maganda ang ekspresyon ng mukha nila, na para bang may hinaing sila? Ngunit mayroon ba talagang isang tao na makapagpaparamdam sa kanila na agrabyado? Maraming eksperto ang nakakita sa mga matatanda ng apat na malalaking kapangyarihan at nahulaan ang dahilan kung bakit sila narito. Sikreto pa rin ang pagkakaroon ng regenerative lotus at hindi ibinunyag sa marami sa mga disipulo ng apat na malalaking kapangyarihan, kaya ang swerte ni Jiang Chen na nalaman ito ni Fu Hui. Jia, Little Chen, lahat ng bastos na ito ay may malungkot na mukha. Umiikot pa rin yata ang ulo nila kahit hanggang ngayon. Haha, bulong ni Big Yellow sa isip ni Jiang Chen. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang kasalukuyang mood at ang mood bago nakawin ang regenerative lotus ay araw at gabi. We just have to wait and watch the exciting show. Dapat ay ipinaalam na nila ang kanilang mga patriarka. Kung hindi ako nagkakamali, ang 8 Immortals ay darating dito nang wala sa oras. Si Jiang Chen ay nagpakita ng isang mukha ng ngiti at tila nakaka-relax. Tungkol sa 8 Immortals, gusto niyang malaman kung sino sila, lalo na si Tian Miyun isang malaking kalaban sa kanyang hinaharap. Suosh. Oo naman, sa sandaling mawala ang boses ni Jiang Chen, ang mga daloy ng liwanag ay dumaan sa kalangitan ng gabi mula sa iba't ibang direksyon. Ang walang laman kung saan dumaan ang daloy ng liwanag ay nagbunga ng dumadagandong na tunog. Ang mga alon ng malakas na aura ay nagmula sa liwanag na iyon. Maraming nanunood ang nakaramdam ng panginginig ng kanilang kaluluwa sa ilalim ng presyon ng aura. Napakabilis, 8 batis ng liwanag ang dumaong sa tuktok ng One Line Mountain at naging 8 lalaki.
Walang duda, sila ang 1-8 Immortals na nagmula sa apat na malalaking kapangyarihan. Lahat sila ay may kultibasyon ng kalahating hakbang na Immortal King Realm, ang pinakamataas na figure sa 1-9 Sky at iginagalang ng hindi mabilang na mga tao. Diyos ko, nandito rin ang 8 Immortals. Ano ang nangyayari? Hindi ba simula bukas ang Grand Ceremony? Bakit ang aga nila dito? Tama iyan. Parang dito na sila nakaschedule na magkita. Baka may nangyari sa 1-9 Mountain ngayon lang. Marami sa kanila ang nagulat. Bilang mga cultivator ng 1-9 Sky, pamilyar na pamilyar sila sa engranding seremonya na ginaganap isang beses bawat 2 taon. Sa lahat ng mga nakaraang kaganapan, ang 8 Immortals ay hindi lilito hanggang bukas ng umaga, ang araw ng seremonya at hindi sila lilito sa parehong oras. Pero ngayon, kahit gaano nakalalim ang gabi, magkasama silang 8. Ikinonekta ito sa malaking kilusan sa tuktok ng bundok ngayon, marami sa kanila ang nagsimulang magduda na may malaking nangyari. Kung hindi, ang apat na malalaking kapangyarihan ay hindi magpapadala ng 8 makapangyarihang Golden Immortal na eksperto dito ng maaga bago ang kaganapan. Sa kabila ng kanilang pagkagulat, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magsalita ng malakas. Lahat sila ay tahimik na nagmamasid sa sitwasyon sa unahan dahil masyadong makapangyarihan ang mga ekspertong iyon sa harapan. Hindi nila kayang saktan ang sinuman sa kanila. Hanggang ngayon, walang sinuman ang may lakas ng loob na magsalita ng malakas sa harap ng 8 Immortals. Sila ang 1-9 8 Immortals. First time ko silang makita. May mahinang nagsalita. Ang kanyang mausisa na mga mata ay patuloy na pinag-aaralan ang 8 Immortals. Isa lang siyang Earth Immortal Expert. Siya ay dinala ng ilang nakatatanda mula sa kanyang pamilya upang dumalo sa seremonyang ito. Kaya natural, hindi niya kinaya ang excitement na makita ang mga legendary figure sa unang pagkakataon. Masyadong mahina ang iyong cultivation base. Normal lang na hindi mo pa nakikita ang 8 Immortals. Hayaan akong magbahagi sa iyo ng kaunti tungkol sa kanila. Ang 2 nakasuot ng puti at mahabang damit ay mula sa Profound Sun Sect. Ang isang mukhang 40 na may mamantika na mukha at isang pares ng malatigre na mata ay ang kasalukuyang sect master ng Profound Sun Sect, si Zuan Yangyi. Ang isa pang may mahabang balbas ay si Dugo Sheng. Tingnan mo ang 2 magkamukha, nakasuot ng gintong damit at may matalas na mukha. Ang isa ay si Yun Zhonghe at ang isa ay si Yun Zhonglong. Magkapatid sila, ang patriarch at great elder ng Yun family. Ang isa pang lalaki na may korona sa kanyang ulo at isang kahangahangang mukha ay ang patriarch ng Wang Fu family, Wang Fu Yautian. Sa tabi niya ay isang elder na nagngangalang Wang Fu Qun. Ang pinakamahalaga sa huling 2 ay ang lalaking nakasuot ng asul. Siya ay tila 30 lamang, may isang ulo na may maitim na buhok, isang pares ng makikinang na mga mata at isang marilag na mukha. Isang tingin at masasabi mong siya ang pinaka-talented sa kanila. Isa siyang maalamat na figure sa 1-9 Sky. Sa kasalukuyan ang Pavilion Master ng Sky Cloud Pavilion, si Tian Mayon. Bata, kailangan mong itakda si Master Tian bilang iyong layunin at idolo, maintindihan. Ang matanda sa tabi niya ay si Daoist Yufeng. Ang 8 ekspertong ito ay mayroong cultivation base ng Half-Step Immortal King Realm. Sila ang nangungunang mga numero sa 1-9 Sky, na kilala rin bilang 1-9 8 Immortals. Ang 8 ekspertong ito ay mayroong cultivation base ng Half-Step Immortal King Realm. Sila ang nangungunang mga numero sa 1-9 Sky, na kilala rin bilang 1-9 8 Immortals. Ang 8 ekspertong ito ay mayroong cultivation base ng Half-Step Immortal King Realm. Sila ang nangungunang mga numero sa 1-9 Sky, na kilala rin bilang 1-9 8 Immortals. Paliwanag ng isang nasa katanghaliang gulang na magsasaka. Puno ng paggalang ang tono niya lalo na nang banggitin niya si Tian Mayon. Tila, napakaganda ng impresyon niya sa batang talentong ito. Lahat ng sinabi ng cultivator ay narinig ni Jiang Chen habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa 8 Immortals. Sa aspeto man ng kilos o aura, siguradong nakahihigit sila sa iba. Nararamdaman din niya ang mahinang King's Chi mula sa kanila, na naging dahilan upang sila ay ituring bilang mga Half-Step Immortal King na eksperto. Sa wakas, nang ilipat ni Jiang Chen ang kanyang atensyon kay Tian Mayon, kahit siya ay hindi napigil ang mapabulalas.
Ang pagtawag kay Tianmeyu na isang alamat ay hindi isang pagmamalabas para sa pag-abot sa isang kaharian sa murang edad na ito. Ang pagkakaroon ng napakahusay na talento sa Sky Cloud Pavilion ay nagpakita na si Uyang Xia ay may matalas na mga mata, ngunit masyadong masama, nakita lamang niya ang potensyal, ngunit hindi ang puso ni Tianmeyu noong panahong iyon, na sa kalaunan ay nagdulot sa kanya ng trahedya at namatay sa mga kamay ng ang taong pinakapinagkatiwalaan niya. Kung iisipin, ang pag-aalaga kay Tianmeyu ay hindi naiiba sa paghuhukay ng sarili niyang libingan. Ano ang nangyayari? Tanong kaagad ni Yun Zhonghe pagkatapos niyang lumabas. Nasaan ang regenerative lotus? Paanong nawala? Nakita ni Tianmeyu ang bakanting espasyo sa ibabaw ng haligi ng yelo kung saan dapat naruroon ang lotus. Ang Eight Immortals ay hindi maiwasang mamangha sa bigla ang pagkawala ng regenerative lotus. Patriarch, ang regenerative lotus ay ninakaw ng isang tao. Nagsalita ang isang elder ng Yun family. Hong. Sa sandaling lumabas ang salita, biglang lumabas ang matinding galit sa kanilang mga katawan. Ito ay dapat na isang biro. Paanong may manggahas na nakawin ang regenerative lotus? Ito ay mapangahas. Isa lang itong direktang provocation laban sa Eight Immortals. Nang marinig ng mga manunood ang sinabi ng mga ekspertong iyon, lalo na ang dalawang salitang iyon regenerative lotus, agad nilang naunawaan kung bakit maagang dumating doon ang walong golden immortal expert na iyon. Ang regenerative lotus ay isang walang kapantay na damo. Tila mas maaga itong natuklasan ng apat na malalaking kapangyarihan kaysa sa atin. Kaya naman nagpadala sila ng walong golden immortal elders para bantayan ito, ngunit hindi nila inaasahan na may darating at magnanakaw nito. Ang malakas na shockwave na yun ngayon lang ay malamang na ang isang tao ay nagnakaw ng regenerative lotus. Sobrang katapangan yan. Paanong may isang taong maglakas loob na magnakaw ng mga bagay ng Eight Immortals? Gaano ba talaga katapangan ang magnanakaw na yun? Malamang na mas makapangyarihang eksperto ito. Ang mga ordinaryong tao ay hindi magkakaroon ng ganoong katapangan. Kahit na ganoon kalakas ang loob nila, hindi nila malalampasan ang walong golden immortal expert. Ngunit nangangahulugan ba iyon na may mas nakakatakot na eksperto na nakatago sa one-line sky? Wala sa kanila ang tulala. Nakuha nila kaagad ang susi ng problema, ngunit dahil dito ay mas ikinagulat nila. Mahirap isipin na mayroong higit na dalubhasa na ng ahas na nakawin ang regenerative lotus sa one-line sky. Sino ang nagnakaw ng regenerative lotus sa inyong lahat? Panunuyang sumigaw si Zuan Yangyi. Talagang hindi siya naniniwala na may isang tao maliban sa kanilang walo na maaaring agawin ang regenerative lotus mula sa walong peak na golden immortal expert. Higit pa rito, ang mga eksperto sa golden immortal na ito ay walang mga pinsala. Sa madaling salita, walang matinding labanan sa panahon ng pagnanakaw. Sect Master, si Uyang Hiyon. Isang elder ng Profound Sun Sect ang nagsalita. Ano? Sabay-sabay na bulalas ng Eight Immortals nang marinig nila ang pangalan. Nanlaki ang kanilang mga mata at puno ng kawalan ng paniniwala ang kanilang mga mukha, lalo na si Tianmeyu. Nagsimulang lumiit ang kanyang mga estudyante, ito ang apelyido na gusto niyang marinig. No way, bumagsak na ang master ko 2 years ago. Walang paraan na maaaring siya iyon. Agad naman itong itinanggi ni Tianmeyu nang may katiyakan. Nang salakayin niya si Uyang Hi noong panahong iyon, nakaligtas si Uyang Hi sa pamamagitan ng pagsunog ng kanyang dugo at nakatakas. Walang paraan para mabawi ang pinsalang iyon. Higit pa rito, 2 taon na ang nakalipas at si Uyang Hi ay dapat na namatay. Ano ba talagang nangyari dito? Nakita mo ba siya ng malinaw? Uyang namatay na siya. Paano niya ninakaw ang regenerative lotus? Tanong ni Wang Fuyao Tian na nakakunot ang noo. Bagaman hindi nila ito nakita ng kanilang mga mata ngunit si Uyang Hi ay nahulog na, si Uyang Hi ay hindi kailanman nagpakita sa nakalipas na 2 taon at ang kanyang kamatayan ay tinanggap. Si Uyang Hi iyon, hindi pa siya patay at nakarating na sa kaharian ng Immortal King. Siya ang nag-alis ng regenerative lotus. At ginamit niya ang kanyang sikat na immortal weapon ang Heavenly Dragon Combat Halberd. Hinding-hindi tayo magkakamali. Isang elder ng Wang Fu family ang nagsalita sa isang matatag na boses. Ang mga salitang sinabi ng elder ng Wang Fu family ay nakakagulat, lalo na kay Tianmeyu. Ang gayong balita ay pumukaw ng mga alon sa loob ng kanyang puso.
Sa kabila ng kanyang pagtitiwala, nagsimulang kumabog ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Kung tutuusin, hindi naman talaga namatay si Uyang Hi. Hindi kaya nakahanap ng paraan ang matandang bastard na iyon para iligtas ang sarili sa nakalipas na 2 taon. Kung talagang naka-advance na ang matandang bastard na iyon sa kaharian ng Immortal King, tiyak na babalik siya para sa akin. Bulong ni Tian Mayun sa kanyang isipan. Napakaduda ng pangyayaring ito, kailangan pa niya ng mas maraming sagot. Hindi pa ba namatay si Master? Si Master Tian ang nakakita kay Master Uyang na bumagsak gamit ang sarili niyang mga mata. Kumunot ang noo ni The Wist Yu Feng. Siya at si Uyang Hi ay nagkaroon ng magandang relasyon. Sa nakalipas na 2 taon, nalungkot siya sa malagim na pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Kung buhay pa si Uyang Hi, may 3/4 hakbang na Immortal King Realm sa Sky Cloud Pavilion ngayon, at sa gayon, ang kanilang kabuuang lakas ay lalampas sa lahat ng iba pang malalaking kapangyarihan. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Jiang Chen ang bawat ekspresyon sa eksena ng may kagalakan, lalo na nang makita niya ang ekspresyon ni Tian Mayun. Nai-imagine niya kung gaano kabilis ang tibok ng puso ni Tian Mayun ngayon. Tian Mayun, inaakala ko na natatakot ka ngayon. Malamig na ngumiti si Jiang Chen. Tila ang kanyang pakana ay lumikha ng isang hindi inaasahang ani, ngunit hindi niya inaasahan na aasa lamang sa pagkilos na ito upang baguhin ang buong sitwasyon ng One Line Sky. Hindi naman tanga ang mga ekspertong iyon, lalo na si Tian Mayun. Maaaring mukhang gulat na gulat siya ngayon, ngunit sandali lang bago niya nalaman ang butas. Ang mga patriarch at sect master ng iba pang 3 malalaking kapangyarihan ay lubhang nagbago ng kanilang ekspresyon sa mukha. Well, buhay pa pala ang matandang bastard na si Uyang Hi. Tian Mayun, ikaw at ang iyong Panginoon ay gumawa ng magandang trabaho sa pagbabalak laban sa amin. Ngayong si Uyang Hi ay sumulong na sa kaharian ng Immortal King, sa palagay ko ay hindi magtatagal at darating ka at ang iyong Panginoon at salakayin ang 3 malalaking kapangyarihan at pamunuan ang buong One Line Sky. Malamig na sabi ni Zuan Yang Yi. Ang isang pakiramdam ng krisis ay napukaw hindi lamang mula sa kanyang puso, kundi pati na rin mula sa mga puso ni Wang Fo at Yun Family. Kung hindi namatay si Uyang Hi, siya ang magiging tanging eksperto sa Immortal King sa One Line Sky na talagang hindi maihahambing sa kalahating hakbang na eksperto sa Immortal King na tulad nila. Humph! Ikaw at ang iyong Panginoon ay may malaking plano. Parang dapat magkaisa ngayon ang 3 major powers natin, kung hindi, lalamunan tayong 2. Malamig na tumikim si Yun Zhonghe. Dahil napagpasyahan nilang hindi papatay si Uyang Hi, napukaw ang kanilang pakiramdam ng panganib. Lahat, pakiramdam ko ay may hindi tama sa pangyayaring ito. Sabi ni Tian Mayun. Anong hindi tama? Maaari bang peke ang Heavenly Dragon Combat Halberd na iyon? Nagsalita si Wang Fuyao Tian. Hindi ito maaaring tama. Ang magnanakaw ay si Uyang Hi. Ano ang nangyayari? Buhay pa kaya si Uyang Hi? At nakarating na sa kaharian ng Immortal King. Kung ganoon, ang iba pang 3 malalaking kapangyarihan ay nasa tunay na panganib. Mukhang ang One Line Sky ay hindi kasing tahimik gaya ng nakikita sa ibabaw. Maraming bystanders ang nagulat dahil si Uyang Hi ay naging isang makasaysayang figure sa One Line Sky. 2 taon na ang nakalilipas, ako ang nakasaksi na ang aking Panginoon ay nakatagpo ng isang aksidente sa kanyang pagsulong sa kaharian ng Immortal King. Sa oras na iyon, ang kanyang kakanyahan ng buhay ay ganap na nasunog, na naging isang paylay na tao. Marami na akong sinubukang paraan para gumaling ang kanyang mga sugat ngunit nabigo pa rin. Nang maglaon, umalis siya sa One Line Sky para paghandaan ang kanyang kamatayan dahil walang paraan para makabangon siya sa kondisyong iyon. Kung talagang buhay pa ang aking Panginoon at umabant na sa kaharian ng Immortal King, bakit hindi pa siya nagpakita? Bakit ninakaw ng isang marangal na eksperto sa Immortal King ang Regenerative Lotus? Dagdag pa, dahil sa init ng ulo ng aking amo, tiyak na parurusahan niya ang mga matatandang ito sa pagiging bastos sa kanya, ngunit lahat sila ay buo pa rin at kasing ganda ng bago. Sabi ni Tian Mayun, kailangang aminin ng lahat na si Tian Mayun ay tunay na matalinong tao. Nakuha niya ang mahalagang punto sa isang iglap. Nabalot ng katahimikan ang kapaligiran. Hindi sila tanga, nagsimula silang makaramdam ng katulad ni Tian Mayun. Totoo yan. Napakaraming butas sa pangyayari ngayon.
Naalala ng isang elder ng Skycloud Pavilion ang mga salita ni Tian Mayun. Sinimulan niyang alalahanin ang eksena nang lubusang ninakaw ni Jiang Chen ang regenerative lotus. Magsalita ka, ano ang mga butas? Sabi ni Tian Mayun. Mas inaalala niya ang paksa ng Uyang Hi kumpara sa sinuman dito. Guro, matagal na naming binantayan ang regenerative lotus at wala kaming nakitang kakaibang aktibidad, ngunit nang nagpa siya kaming magpahinga ng kaunti, isang malaking kamay ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Malinaw ko pa rin naaalala ang kamay na iyon, ito ay kamay ng isang kabataan sa halip na kay Uyang Hi. Biglang may naisip na mahalagang bagay ang matandang iyon. Bilang isang peak elder sa Skycloud Pavilion, nakita niya si Uyang Hi ng maraming beses. Kahit na hindi niya gaanong naiintindihan si Uyang Hi gaya ni Tian Mayun, sigurado siyang hindi kay Uyang Hi ang kamay. Tama iyan. Kamay iyon ng isang binata. Tila nagtago siya sa tamang lugar, naghihintay na ibaba namin ang aming mga bantay. Kung si Uyang Hi, hindi na niya kailangang pagdaanan ang lahat ng problemang iyon. Bilang karagdagan, ang tao ay hindi nagpakita ng kanyang sarili sa huli. Kung siya ay isang makapangyarihang eksperto sa Immortal King o Uyang Hi, dapat ay ipinahayag niya ang kanyang sarili. Idinagdag ng isa pang matanda ang mga detalye na hindi sinabi. Pagkatapos, paano ang Heavenly Dragon Combat Halberd? Tanong ni Tian Mayun. Kami ay hinadlangan ng Heavenly Dragon Combat Halberd, hindi ng ahas na umatake. Kung iisipin ngayon, ito talaga ang immortal weapon ni Master Uyang, ngunit wala ni Katie Ting na kapangyarihan dito. Ang chi nito ay parang anak ng ilang pamilya. Kung ito ay ginamit ng isang tunay na eksperto sa Immortal King, ang isang alon ay sapat na upang magdulot ng matinding pagkawasak. Oo, naalala ko rin. Sa huli, nagsalita ang impostor na iyon. Bagamat ang kanyang boses ay parang si Master Uyang, kung pakikinggan mo itong mabuti, ang boses ay iba sa boses ni Master Uyang. Damot, naloko kami. Ang taong iyon ay hindi si Master Uyang. Ilang mga eksperto sa Golden Immortal ang biglang naliwanagan nang maisip nila ang mga mahahalagang bagay at ito ang nagbigay sa kanila ng bigla ang pagnanasa na bumulwak ng dugo. Sigurado na sila ngayon na ang magnanakaw ay hindi isang makapangyarihang eksperto sa Immortal King, lalo na si Uyang Hi. Nalinlang sila at napatulala dahil sa Heavenly Dragon Combat Halberd na iyon. Malinaw na nakita ni Jiang Chen ang lahat sa eksena. He then shook his head helplessly, pero ito rin ang inaasahan niya. Kung tutuusin, ang mga ekspertong ito ay kasing tuso ng Fox. Kung napakadaling lokohin sila, nakakadismaya kung tawagin silang mga pinnacle figure sa One Line Sky. Hindi niya intensyon na samantalahin ang impluensya ni Uyang Hi. Ang tanging layunin niya sa oras na iyon ay tumakas. Iyon ay isang marahas na oras at nang walang mahigpit na hakbang, hindi sila makakatakas mula sa eksena at malamang na mauwi sa isang malagim na kamatayan. Sa kabila noon, wala silang nakitang paliwanag para sa Heavenly Dragon Combat Halberd. Ang puso ni Tian Mayun ay tiyak na nababalot ng pagkabalisa ngayon. Natatakot siya na hindi siya makakahanap ng kapayapaan hanggat hindi niya mahanap ang halberd na iyon. Si Jiang Chen ay natural na hindi nilayon na hayaan si Tian Mayun na mamuhay ng mapayapang buhay dahil iyon ay magiging lubhang hindi patas para kay Uyang Hi. Itinuring na ito bilang kanyang unang hakbang sa paghihiganti ni Uyang Hi. Sa itaas ng One Line Mountain, muling inalala ng 8 Golden Immortals ang bawat detalyeng na itala sa kanilang isipan at natuklasan na sila ay nalinlang na nagbigay sa kanila ng udyok na bumulwak ng dugo. Ang katotohanan na ang regenerative lotus ay ninakaw ng napakadaling sa ilalim ng kanilang ilong ay naging dahilan upang gusto nilang sampilan ng husto ang sarili nilang mukha kahit na hindi sila sinisisi ng 8 immortals. Tulad ng sinabi ko, ang insidenteng ito ay binubuo ng napakaraming mga kapintasan. Oo naman, hindi ito gawa ng aking amo. Lahat kayo ay nalinlang. Parang lahat ng 8 pinakamataas na eksperto sa Golden Immortal ay walang kabuluhan sa pagpapalam sa isang hindi kilalang tao na nakawin ang regenerative lotus sa harap ng kanilang mga mata. Malamig na sabi ni Tian Mayun. Hinaangad niyang magkaroon ng regenerative lotus, umaasa na ito ay magtutulak sa kanyang cultivation base sa totoong Immortal King Realm, ngunit ngayon, ang lahat ay naging walang kabuluhan na naglagay sa kanya sa napakasamang mood ngayon. Ang higit na ikinainis ng 8 Immortal ay wala ni isa sa kanila ang talagang nakakaalam kung sino ang nagnakaw ng regenerative lotus.
Bagamat ang mga matatanda ay may pag-aatubili sa kanilang mga puso pagkatapos ng pag-aalipusta ni Tianmeyun, alam nilang mas mahusay kaysa sa pabulaanan siya, pagkatapos ng lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang gawaing ito. Kahit na hindi iyon ang tunay na Uyang Hi, dapat ay may kaugnayan ito kay Uyang Hi. Sinabi na sa amin ng Heavenly Dragon Combat Halberd ang lahat tungkol dito. Sabi ni Wang Fuyao Tian. Nagdilim ang mukha ni Tianmeyun nang banggitin ni Wang Fuyao Tian ang Heavenly Dragon Combat Halberd. Dahil sa kanyang karunungan, imposibleng hindi niya maisip kung ano ang nangyayari. Dapat ay si Uyang Hi ang nagbibigay ng halberd sa isang tao at ang taong iyon ay dumating sa One Line Sky. Ang nagnakaw ng Regenerative Lotus ay dapat ding taong iyon. Matandang lalaki, dahil sa aking mataas na talento, sa halip na ibigay sa akin ang Heavenly Dragon Combat Halberd at ibigay sa akin ang pamamaraan ng Heavenly Dragon Nine Strikes, ngunit sa halip ay ibinigay mo ito sa ibang tao. Ang swerte mo at hindi kita napatay noong mga oras na iyon. Dapat iniisip mong gamitin ang taong iyon para ipaghiganti mo ako. Humph! Sayang, nalampasan ka ng kakayahan ko. Kung ang lalaking iyon ay maglakas loob na magpakita, siya ay mamamatay. Malamig na bulong ni Tianmeyun. Wala siyang problema sa pag-uunawa ng lahat ng ito gamit ang karunungan na mayroon siya. Mukhang binigay na ni Uyang Hi ang halberd sa iba bago siya namatay. Tianmeyun, kahit na ikaw ay tinawag na pinakapabor na disipulo ni Uyang Hi, hindi mo man lang nakuha ang huling kayamanan ng iyong amo, na nagpapahiwatig na hindi ka ganoon kahalaga sa kanyang paningin. Nagsalita si Zuan Yangyi sa nanunuya. Ang Profound Sun Sect ay hindi kailanman nakasama sa Sky Cloud Pavilion. Paano niya palalampasin ang pagkakataong kutsain si Tianmeyun? Maaaring ang hindi kilalang taong ito ang nagnakaw ng halberd ni Uyang Hi pagkatapos niyang mamatay. Si Tianmeyun ang pinakapinabura na disipulo ni Uyang Hi. Imposibleng hindi maipasa ng matanda ang kanyang kayamanan kay Tianmeyun. Naisip ko na si Uyang Hi ay malamang na naabot na ang katapusan ng kanyang buhay na hindi nag-iiwan sa kanya ng pagkakataong gawin iyon. Sabi ni Wang Fuyao Tian, wala kaming pakialam sa nangyari sa pagitan ni na Uyang Hi at Tianmeyun. Ang bagay na pinakapinag-aalala namin ay kung sino ang nakakuha ng Regenerative Lotus. Ang taong naglakas loob na nakawin ang ating kayamanan sa One Line Sky ay dapat na may matinding lakas ng loob. Dagdag pa, ang lalaki ay hindi isang eksperto sa Immortal King, kaya paano siya magtatago sa loob ng kawalan at lumapit sa Regenerative Lotus nang hindi napukaw ang abiso ng walong pinakamataas na eksperto sa Golden Immortal, kahit kaming walo ay walang ganoong kakayahan. Sabi ni Yun Zhonglong na nakakunot ang noo. Ito ang pinakamahalagang tanong. Una, nasaan ang Regenerative Lotus at kung sino ang kumuha nito? Ang ikalawang tanong ay kung paano nagkaroon ng kakilakilabot na kapangyarihan ang magnanakaw, ang kapangyarihan na lampas pa sa kanilang imahinasyon. Tama, talagang kakaiba ang ganoong kakayahan. Ang patriarch ng Yun family, si Yun Zhonghe ay tumango. Kung hindi ako nagkakamali, ang taong iyon ay tiyak na nagtataglay ng isang uri ng isang makapangyarihang mahiwagang kayamanan, isang kayamanan na hindi bababa sa King Realm o Emperor Realm. Ito lang ang paliwanag. Sabi ni Tianmeyun. Emperor Realm Immortal Weapon. Matapos marinig ang pangalang ito, lahat ng naruroon ay hindi napigil ang sumipsip ng malamig na hangin, iyon ay isang sandata na pagmamayari ng mga eksperto na nasa kabila ng kaharian ng Immortal King. Ang ganoong antas ay napakalayo para sa kanila at hindi maabot. Tama iyan. Kung hindi, imposibleng hindi natin ma-detect ang presensya niya. Isang elder ng Sky Cloud Pavilion ang nagsalita, sumang-ayon sa iniisip ni Tianmeyun. Narinig ni Zhang Chen ang kanilang sinabi at nagbitaw ng malamig na tawa sa kanyang puso. Ano ang napakahusay tungkol sa Emperor Realm Immortal Weapon? Ang Ancestral Dragon Pagoda ay isang pinakamataas na banal na sandata na lampas sa anumang immortal na kaharian. Walang sinuman sa inyo ang makakapag-isip ng kapangyarihan nito. Ang pagoda ay isang pinakamataas na kayamanan ng sinaunang lahi ng dragon. Para kay Zhang Chen, ang pagoda ay mayroon pa ring napakaraming potensyal na hindi man lang niya matansya. Kailangan nito ang buong condensation ng lahat ng 99 na antas upang maabot ang pinakamataas na estado nito. Ang kasalukuyang pagoda ay nasa 14 na antas lamang.
Habang patuloy na tumataas ang antas, mas maraming hindi pa natutuklasang kapangyarihan ang ma-unlock. Sa makatuwid, ang pagoda ay isang kayamanan na nagbigay kay Zhang Chen ng pinakahihintay. Ang regenerative lotus ay ninakaw na. Ang tanging paraan para mahanap muli ang lotus ay ang mahanap ang taong nagtataglay ng Heavenly Dragon Combat Halberd. Sinabi ni Dugo Sheng ng Profound Sunset. Higit pa rito, ang pagkakaroon ng isang kaharian ng emperador na immortal weapon ay naging dahilan upang ang lahat ng mga eksperto ay walang kamalay-malay na magbunyag ng isang pahiwatig ng kasakiman at nagsimulang makaramdam ng interes sa lalaking iyon. Para sa kanila, ang magnanakaw ay hindi lamang isang kaaway na nagnakaw ng regenerative lotus, ngunit isa ring mataba at kapaki-pakinabang na biktima. Kung sino man ang makakahanap kay Zhang Chen ay makakamit ang maalamat na Emperor Realm na Immortal Weapon. Ang halaga ng naturang sandata ay hindi masusukat at tiyak na magdadala ng hindi maisip na mga benepisyo sa anumang sekta. Sa madaling salita, kung ang alinman sa apat na malalaking kapangyarihan ay nakakuha ng isang Emperor Realm Immortal Weapon, ang malaking kapangyarihan na iyon ay magagawang pamunuan ang buong One Line Sky at isuko ang iba pang tatlong malalaking kapangyarihan. Bigyan mo ang mga order sa sandaling bumalik ka, sabihin sa kanila na magulat ka agad sa mga nakatataas kung may nakita silang sinumang nagtataglay ng Heavenly Dragon Combat Halberd. Inutusan ni Wang Fuyaotian ang isang elder ng kanyang pamilya. Ganoon din ang napunta sa iba pang mga pinuno ng iba pang malalaking kapangyarihan. Mula ngayon, si Zhang Chen ay naging kanilang panunabik na biktima. Sa kasamaang palad, tiyak na hindi isang madaling gawain ang paghahanap kay Zhang Chen. Hindi niya ilalantad ng madali ang Heavenly Dragon Combat Halberd. Mas malamang na gagamitin lang niya ang sandata na ito kapag oras na para labanan si Tian Meiyun. Pa, sa oras na ito, biglang tinapik ng palad si Zhang Chen mula sa likuran. Tumingon siya at nakita niya ang isang lalaking nakangiti sa kanya. Ang taong iyon ay walang duda na si Fu Wei. Kuya Zhang, akala ko hindi ka sasama. Never thought na mas nauna ka pa sa akin at na-advance mo na ang cultivation mo. Kailangan kong sabihin na ang iyong talento ay talagang nakakatakot. Hindi napigilan ni Fu Wei na purihin. Hindi siya makapaniwala sa sariling mga mata. Noong una niyang nakilala si Zhang Chen, siya ay isang maagang eksperto sa Earth Immortal. Pagkalipas ng 10 araw, ang maagang Earth Immortal Junior na ito ay umabant na sa Mid-Earth Immortal Realm. Walang paraan na hindi siya mabigla sa ganoong kabilis na pagunlad. Swerte lang yun. Nagkibit-balikat si Zhang Chen. Kuya Zhang, narinig ko na may nagnakaw ng Regenerative Lotus. Ang lalaking iyon ay may matinding lakas ng loob para gawin yun. Obviously, alam na ni Fu Wei ang lahat ng nangyari. Talagang hindi ka panipaniwalang bagay sa kanya na may nagnakaw talaga ng Regenerative Lotus noong gabi bago ang Engranding Seremonya. Tama iyan. Siguradong marami siyang lakas ng loob. Sino sa tingin ni Kuya Fu ang gumawa nito? Nakangiting tanong ni Zhang Chen. Paano ako makakapag-isip tungkol dito? Tsaka wala naman itong kinalaman sa akin. Ito ay isang bagay ng mga eksperto. Sa tingin ko, hindi tayo dapat makisali sa mga ganitong bagay. Ngunit kung wala ang Regenerative Lotus, iniisip ko kung paano magiging ang Grand Ceremony. Mukhang bigo si Fu Wei. Ang Regenerative Lotus ay dapat na ang Grand Prize para sa Engranding Seremonya at ang laban sa pagitan ng 8 Immortals ay tiyak na magiging matindi at kapanapanabik. Gayunpaman, kung wala ang Regenerative Lotus, naiisip na kung gaano kapurol ang seremonya. Ganyan din ang iniisip ko. Kaya sa palagay ko ay wala nang kawili-wili sa Engranding Seremonyang ito at naisip kong bumalik. Sabi ni Zhang Chen, sa kanyang pananaw, ang 8 Immortals ay nawalan na ng interes sa labanan pagkatapos na ninakaw ang Regenerative Lotus, lalo na si Tian Meiyun. Ang isang lalaking tulad niya ay may napaka-ambisyosong hangarin. Halos tiyak na hindi niya ipapakita ang lahat ng kanyang lakas sa labanan bukas, na magiging walang kabuluhan na panoorin ang laban. Mabilis kaya, kara rating lang namin dito at minsan lang ginaganap ang seremonyang ito kada 2 taon. Sayang naman kung palampasin natin. Sabi ni Fu Wei, sa kanya inilipat ang atensyon kay Ada, at kay Erna katabi ni Ayan at Big Yellow. Kitang-kita niya na pareho silang kambal sa hitsura. Ngunit naramdaman din niya ang malabong malademonyong chi mula sa 2 individual na ito,
na nagpapatunay na sila ay mga demonyong hayop. Kuya Jiang, itong dalawa. Curious na tanong ni Fu Hui. Hindi niya alam kung kailan inihalo ni Jiang Chen ang kanyang sarili sa mga demonyong hayop. Bagamat ang dalawang hayop na ito ay hindi pa naghahayag ng kanilang chi, hindi sila mukhang anumang mapagkaibigang nila lang at maaaring may cultivation base na mas mataas kaysa sa kanya. Sila ang mga naging kaibigan ko sa ilang at simula noon, sinundan na nila ako. Gayunpaman, pumunta sila dito para lang manood ng engranding seremonya at uuwi na sila bukas. Sabi ni Jiang Chen, sinaada at aer ang kanyang sandata na hindi niya maihayag. Kailangan niyang itago ang mga ito sa loob ng kanyang ancestral dragon pagoda mamaya. Kamanghamanghang, si Fu Hui ay nagbigay ng thumbs up kay Jiang Chen. Ang mga demonyong hayop ay karaniwang napakabangis sa kalikasan, lalo na ang mga dakilang demonyo sa tiwangwang na hanay ng bundok. Sino mang ordinaryong eksperto na pumasok sa ilang ay susubukan ng kanilang makakaya na lumayo sa gayong dakilang demonyo. Dahil dito, labis siyang nagtaka kung paano makikipagkaibigan si Jiang Chen sa gayong mabangis na mga demonyo. Kuya Fu, hindi na ako interesado sa grand ceremony. Pupunta kami ngayon. Hihintayin kita sa Cloud Mist City para irekomenda ako sa Sky Cloud Pavilion. Sabi ni Jiang Chen, nahuhulaan na niya ang kalalabasan ng laban bukas, kaya hindi na ito kaakit-akit sa kanya. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ibalik ang kanyang peak form. Ang mga pinsala sa kanyang katawan ay isang maliit na bagay, ngunit kailangan ng Ancestral Dragon Pagoda na mabawi ang dati nitong estado. Ngayong nakuha na nila ang Regenerative Lotus, kailangan na nila itong gamitin sa lalong madaling panahon dahil parang time bomb lang ito. Pinakaligtas na pinuhin ito sa Cloud Mist City dahil walang sino man sa labas ang makakapansin nito. Kailangan ba talagang pumunta ni Kuya Jiang? Tanong ni Fu Hui. Tama iyan. Nakita ko na ang mga mukha ng 8 Immortals at kontento na ako dito. Ang aking mga kapatid ay nakakuha ng ilang mga benepisyo sa ilang at nangangailangan ng ilang oras upang matuno ang mga ito. Kuya Fu, aalis na tayo. Hinawakan ni Jiang Chen ang kanyang mga kamao kay Fu Hui at nawala kasama si Nahanyan at Big Yellow sa karamihan, patungo sa Cloud Mist City. Magiging matalino para sa kanila na umalis sa oras na ito, habang ang atensyon ng lahat ay nasa 1-8 Immortals pa rin. Kung maghihintay sila hanggang sa matapos ang seremonya, natatakot siya na makatagpo nila ang mga tao ng Profound Sun Sect na naging dahilan upang hindi maiiwasan ang mga salungatan. Ang huling bagay na gusto niya ngayon ay harapin ang mga tao ng Profound Sun Sect. Pagkaalis nila, inutusan ni Jiang Chen si Naada at Aer na magtago sa Ancestral Dragon Pagoda. Pagkatapos, ang tatlong magkapatid na lalaki ay tumakbo ng galit sa lupa. Napakaloki na maglakbay sa ganoong paraan, ngunit sa pagkakaroon ng Regenerative Lotus, kailangan nilang panatilihing mababa ang kanilang profile hanggat maaari. Bagamat nasira ang isang bahagi ng pagoda, ang malaking espasyo sa loob ay higit pa sa sapat para mag-imbak si Naada at Aer. Little Chen, bakit tayo aalis ng maaga? Hindi pa natin nakikita ang grand ceremony. Tanong ni Hanyan. Wala nang dapat panoorin. Siguradong tabla na naman ang kalalabasan ng laban. Sa palagay mo ba ay ipapakita ng 8 Immortals ang kanilang tunay na lakas kung wala ang Regenerative Lotus bilang reward? Ang kailangan naming gawin ngayon ay bumalik at dalisayan ang Lotus ng sabay-sabay. Dapat nating tapusin ang gawaing ito bago pumasok sa Sky Cloud Pavilion. Sabi ni Jiang Chen, tanging mga idiot lang ang tatakbo sa Sky Cloud Pavilion at pinuin ang Regenerative Lotus doon, maraming high-level na eksperto doon, kasama si Tian Mayon. Kapag naramdaman ng sinuman sa mga ekspertong iyon ang isang bakas ng chi ng Lotus, tiyak na sila ay nasa malubhang problema. Dalawang lalaki at isang aso ang kumilos ng hindi kapani-pani walang mabilis. Sa random na mga pagkakataon, si Big Yellow ay tatawagan ang kanyang mga pakpak at dinala ang dalawa sa hangin. Hindi ko na malayang nalalapit na ang araw. Walang kalayuan mula sa One Line Mountain hanggang sa Cloud Mist City. Pagkatapos ng pagsikat ng araw, muli silang maglalakbay sa lupa. Mayroong tuloy-tuloy na bilang ng mga cultivator na dumaan sa itaas ng kanilang mga ulo, patungo sa One Line Mountain. Ipinakita lamang nito na ang engranding seremonya na ginaganap isang beses kada dalawang taon ay may mahalagang papel sa kanilang buhay.
Sa pagdaan ng 4 na daluyan ng liwanag, binaligtad nila ang kanilang direksyon at lumipad pabalik. Ang kanilang kids ay walang kapantay na makapangyarihan. Lahat sila ay eksperto sa Heaven Immortal at nalock na nila kaagad si Jiang Chen at ang kanyang mga kaibigan. Pinapansin tayo, inangat ni Big Yellow ang kanyang ulo at nakita ang 4 na eksperto na lumapag sa harapan nila. Kuya Li, siya na. Siya si Jiang Chen, ang bastard na Sum Iris sa isa sa ating mga minahan ng mineral at pumatay sa 12-12 ng mga disipulo natin. Itinuro ng isang lalaki si Jiang Chen at nagsalita habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin na parang gustong kainin ng hilaw si Jiang Chen. Kilala ni Jiang Chen ang lalaking ito. Siya ang panloob na disipulo ng Profound Sun Sect, si Luo Xiang. Siya ang nakipag-away kay Jiang Chen ng gabing iyon. Hindi inaasahan ni Jiang Chen na makikilala siya dito. Pareho silang suot ng 4, ang uniforme ng Profound Sun Sect. Bukod kay Luo Xiang, ang 3 pa ay dapat ding maging mga alagad ng sekta. Maliban kay Luo Xiang, mayroon ding isang maagang eksperto sa Heaven Immortal. Para sa 2 pa, pareho silang mga mid-Heaven Immortal expert, mas malakas kaysa sa naunang 2. Kahit na si Jiang Chen ay nasa kanyang dragon form, siya ay magiging kapantay lamang ng kanilang lakas na nagpahirap sa kanya na patayin sila. Matagal nang hindi nagkita, kapatid na Luo. Tumawa si Jiang Chen. Ang 4 na bastard na ito ay dapat na patungo sa One Line Mountain upang dumalo sa engranding seremonya, ngunit sa daan, hindi nila inaasahang natagpuan si Jiang Chen. Dahil nagutos ang Profound Sun Sect na patayin si Jiang Chen, natural na hindi nila bibitawan ang pagkakataong ito. Siyempre, hindi kailanman ilalagay ni Jiang Chen ang mga ekspertong ito sa kanyang mga mata. Siya at si Big Yellow ay sapat na upang mahawakan ang mga ito, pabayaan ang paggamit ng Ada at Er. Jiang Chen, nasaktan mo ang Profound Sun Sect, kaya bakit hindi ka naghanap ng mapagtatagwan? Nililigawan mo lang si kamatayan sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong sarili. Malas ka ngayon sa pagkikita mo sa akin. Ngayon na ang tamang oras para I settle ang score sa iyo. Malisyosong sabi ni Luo Xiang. Bagamat hindi siya sinisisi ng kanyang sekta sa pangyayari noong araw na iyon, naging katatawanan siya sa kanyang sekta at namumuhay ng masungit nitong mga araw. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan niya ang kanyang kaaway ngayon sa lugar na ito. Kung hindi niya ipahayag ang kanyang naipon na hinaing kay Jiang Chen ngayon, tiyak na masusuffocate siya hanggang sa mamatay. Sayang, wala kang kapantay sa akin. Malinaw na sabi ni Jiang Chen. Ikaw si Jiang Chen, yung sobrang mapangahas na dude. Ang Mid-Heaven Immortal na tila pinuno ay pinag-aralan si Jiang Chen mula sa itaas hanggang sa ibaba, tila interesado, gayunpaman, ang hitsura ni Jiang Chen ay nabigo sa kanya. Naisip niya na si Jiang Chen ay may matipuno at matipunong pangangatawan sa halip na iskolar ang hitsura. I don't think that's a suitable title for me, pero payo ko wag mo akong i-provoke. Bibigyan ko kayong lahat ng pagkakataong mabuhay. Maglaho ka sa harapan ko sa sandaling ito. Nanlamig ang mga mata ni Jiang Chen. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Kung ang mga bastard na ito ay magpipilit na hamarang sa kanyang dinadaanan, siya ay magagarantiya na sila ay mamamatay sa trahedya at kahabag-habag. Haha, tiyak na mayabang ka, ngunit kailangan mo ng kwalipikasyon para dyan, kung hindi, kailangan mong magbayad ng mataas na halaga para sa iyong saloobin. Tumawa ng malakas si Kuya Li na parabang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa mundong ito. Isa siyang Mid-Heaven Immortal expert at isang Inner Sect disciple ng Profound Sun Sect. Walang mga ordinaryong kapantay na kapantay ng kanyang kultibasyon ang makakapantay sa kanya. Dahil sa napakalaking bentahe at halatang agwat sa kanilang kultibasyon, natural na hindi niya ilalagay si Jiang Chen sa kanyang mga mata. Kuya Li, huwag mong sayangin ang hininga mo sa kanya. Patayin siya kaagad at ibalik ang kanyang ulo sa sekta. Sigurado ako na maganda ang gagantimpalaan sa atin ng sekta. Sabi ni Luo Xiang. Narinig mo ba iyon Jiang Chen? Malamang nagagantimpalaan kami ng malaki pagkatapos mong patayin. Kung lumuhad ka at yumuko sa harap ko, baka magiging mabait ako para magkaroon ka ng buong bangkay. Sabi ni Kuya Li na may malamig na ngiti. Ganoon ba? Dahil may death wish kayong lahat, ibibigay ko ang gusto ninyo. Binigyan na kita ng pagkakataong makatakas. Wala nang pangalawang pagkakataon para sa iyo ngayon.
Ang tono ni Jiang Chen ay napuno na ngayon ng walang kapantay na malamig na hangarin sa pagpatay. Naghahanap ng kamatayan. Titingnan ko kung paano ka makakatakas ngayon. Sabi ni Luo Xiang. Siya ang unang sumugod kay Jiang Chen. Dahil alam niya ang tungkol sa kakayahan ni Jiang Chen, bumangga siya sa isang buong puwersang pag-atake. Isang nakasisilaw na espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa isang kisap mata, nagpakita siya kay Jiang Chen. Sa tatlong kasamahan na nakatayo sa likuran niya, siya ay walang takot kay Jiang Chen. Nang makita si Luo Xiang na umaambang sa kanya, umiling siya at nagtama ng buko, nabangga sa espada ni Luo Xiang. Klang! Ang napakalaking enerhiya ay parang presyon ng isang bundok na dumidiin sa kanya. Sa ilalim ng gayong puwersa, ang espada sa kamay ni Luo Xiang ay umuugong ng malakas, halos kumawala mula sa kanyang pagkakahawak. Ano? Ang ekspresyon ng mukha ni Luo Xiang ay nagbago ng husto. Noon lang niya napagtanto na si Jiang Chen ay naging mas malakas kumpara sa araw na iyon. At saka, hindi pa niya nagagamit ang transformation technique niya. Sa madaling salita, hindi na siya ang kalaban ni Jiang Chen. Makapangyarihan siya. Nagpalit din ng ekspresyon ang tatlo pang kasama. Kahit na ang dalawang Mid-Heaven Immortal Henyo ay pinanatili ang kanilang pagmamaliit kay Jiang Chen. First time nilang makakita ng ganitong nakakatakot na nilalang. Ada, lumabas ka at paalisin mo sila. Malamig na nagsalita si Jiang Chen. Biglang may lumabas na itim na silhouette sa harap ng apat na lalaki. Agad silang pinalibutan ng isang napakalaking demonyo at demonyong si Chi. Ang malamig at nanlalamig na Chi na ito ay nagparamdam sa kanila na mamatay. Ang lakas ng Chi, isa itong late heaven immortal na dakilang demonyo. Hindi tayo tugma sa kanya. Shit! Paano na itago ng bastard na ito ang isang nakakatakot na halimaw? Tumakbo ka na, takot na takot ang apat na lalaki. Nakalimutan na nilang lahat ang kanilang kaiabangan at kaagad, lumingon sila at lumipad patungo sa langit. Bagamat inasam nilang patayin si Jiang Chen para sa gantimpala, mas mahalaga ang kanilang buhay kaysa doon. Kung wala ang kanilang buhay, walang silbi ang anumang gantimpala. Maaari nilang pabayaan ang pag-iral ni Jiang Chen, ngunit hindi ang malaking demonyong ito. Isinasantabi ang mga ito, kahit isang late heaven immortal inner sect disciple ay hindi makakaharap sa barbaric bull na ito. Mamatay. Malakas na naglabas ng salita si Ada. Ang walang hangganang layunin ng pagpatay ay sumugod sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng alon, isang malaking kuko ng toro na may sukat na 300 metro ang nagkatotoo. Bumagsak ito sa apat na lalaki na parang madilim na ulap. Hong Long. Arg, arg. Isang malakas na putok ang sinabayan ng masakit na pagiyak. Ang apat na inner sect na disipulo ng Profound Sun Sect ay tinapakan hanggang mamatay ni Ada sa mid-paced. Wala nang nakitang kumpletong bangkay pagkatapos noon. Para sa Diyos, masyadong mabangis yan. Umisi si Big Yellow. Hindi niya akalain na magiging kasing bangis niya si Ada. Tara na. Ang oras ay mahalaga. Ang kaguluhan dito ay tiyak na makakaakit ng atensyon ng ibang mga magsasaka. Magiging napakahirap kung ito ay kukuha ng atensyon ng mga eksperto ng Profound Sun Sect. Agad na inutusan ni Jiang Chen si Ada sa pagoda at nawala sa eksena. Dahil ngayon ang aktual na araw ng enranding seremonya, magkakaroon ng maraming magsasaka na darating dito. Magdadala ng maraming problema kung patuloy silang magtagal dito. Ang natitira pagkaalis ni Jiang Chen at ng iba pa ay baho ng dugo. Masyadong trahedya ang pagkamatay ng apat na disipulo ng Profound Sun Sect. Kung hindi sila tumigil sa kanilang pagpunta sa bundok, sila ay buhay pa. Mga mambabasa, sa katunayan, kung bibisitahin ninyo ang aking pahina ng Patreon, ang tanging layunin na naabot ay 8 kabanata bawat linggo, kaya kung mas gusto ninyo ang rate ng pagpapalabas na manatili sa 14 na kabanata o higit pa, suportahan kami sa Patreon. Ang pagkamatay ng apat na disipulo sa loob ng sekta ay napakabilis na nakakuha ng atensyon ng Profound Sun Sect. Bawat disipulo ng anumang malalaking kapangyarihan ay may dalang katulad ng isang espiritual na jade slip. Hanggat namatay ang may-ari ng slip na iyon, mababasag agad. Hindi mahirap para sa kanila na malaman na si Jiang Chen ang may gawa nito, tutal siyang pumatay sa mga eksperto ng Profound Sun Sect sa minahan ng mineral.
Dahil si Jiang Chen ang naging pinakaposibleng pumatay, kahit na ang mga taong walang sapat na impormasyon ay magsasabing si Jiang Chen ang nasa likod ng pagpatay sa apat na ekspertong ito, ngunit lahat ng ito ay walang kinalaman kay Jiang Chen. Napakasimple ng ideya ni Jiang Chen. Kapag na-detect niya na ang mga kalaban ay galit sa kanya, hindi na siya magpapakita ng anumang tanda ng awa. Higit pa rito, kung hindi siya gumawa ng inisyatibo upang patayin muna ang mga ito, siya ay papatayin sa halip. Sa kasong iyon, wala siyang dapat maging magalang. Ang lahat ng kanyang mga iniisip ay inilagay na ngayon sa regenerative lotus. Matapos ganap na pinuhin ang lotus na ito, ang kanilang paglilinang ay tiyak na magkakaroon ng malaking pagpapabuti, lalo na si Han Yan, ang kanyang braso ay maaaring ganap na tumubo muli, ngunit ang lahat ay nakasalalay sa kanya kung gaano siya kakayanin. Si Jiang Chen at ang kanyang mga kaibigan ay tahimik na bumalik sa prefecture ng Cloud Mist City nang hindi napukaw ang atensyon ng sinuman. Dahil alam ng mga gwardya na si Jiang Chen ay kaibigan ni Young Master Fu Hui, walang sinuman sa kanila ang huminto sa kanilang paglalakad. Ang ilan sa kanila ay nagsabi na kahit ang City Lord ay pumunta upang panuuri ng engranding seremonya, kaya ang buong prefecture ay naging kakaibang tahimik na kung ano mismo ang kailangan niya. Kung mas tahimik ang lugar, mas kaaya-aya ito para sa pagpino ng regenerative lotus. Sa loob ng courtyard, pagkatapos ng ilang sandali ng pagmamasid sa paligid, kinausap ni Jiang Chen si Big Yellow. Big Yellow, mag-deploy ng invisible formation dito. Hindi ito kailangang maging isang malakas, ngunit kailangan itong garantiya na ang chi ay hindi lalabas. Sige, tumango si Big Yellow. Naunawaan niya ang intensyon ni Jiang Chen. Ang regenerative lotus ay isang bagay na may malaking kahalagahan. Kung ang ilan sa chi nito ay kumalat sa hangin, tiyak na magdadala ito sa kanila ng kapahamakan. Hindi nila kayang gawin iyon kahit sa Cloud Mist City. Ang Big Yellow ay nasanay na sa pag-deploy ng formation. Kabisado niya ang formation holy book at maaaring mag-deploy ng hindi mabilang na mga sinaunang array, kabilang ang ilan sa mga bihirang porma sayon na hindi alam ng isang makapangyarihang Immortal King expert. Ito ay palaging ang bentahe ng Big Yellow. Sa pamamagitan ng paggamit ng humigit kumulang 15 minuto ng oras, ang pagbuo ay nakumpleto. Ang buong patio ay napapaligiran ng porma sayon. Kung titignan ito sa labas, parang wala namang kakaiba. Kahit na ang isang makapangyarihang Divine Immortal Expert ay hindi makakadetect ng bakas ng chi sa loob ng formation kahit na lumipad ang ekspertong iyon sa itaas ng courtyard. Si Jiang Chen ay isa ring dalubhasa sa paghubog, ngunit ang inilagay ng Big Yellow ay namangha sa kanya. Kailangan niyang aminin na ang banal na aklat ng formation ay tiyak na hindi karaniwan. Ada, Aer, pareho kayong pumili ng mapagtataguan. Kung may papalapit sa lugar na ito, ipaalam ka agad sa akin. Tinawag ni Jiang Chen sina Ada at Aer palabas ng pagoda. Ang dalawang barbaric bull na ito ay ang tunay na makapangyarihang mga katulong na maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang sa mga kritikal na oras. Oo, Master. Pareho silang hindi ng ahas na magkaroon ng kahit kaunting pagkaantala. Ito ang mga dahon mula sa regenerative lotus. Bawat isa sa inyo ay makakakuha ng isa. Maaari mong pinuhin ito habang binabantayan ang gate. Sigurado akong sapat na ang piraso ng daong ito para itulak ang iyong paglilinang sa kalahating hakbang na Divine Immortal na kaharian at ganap na pasiglahin ang potensyal sa loob ng iyong bloodline na nagpapahintulot sa iyo na makapasok sa tunay na Divine Immortal na kaharian anumang oras. Si Jiang Chen ay naglabas ng dalawang dahon ng lotus at binigyan sila ng tig-iisa. Ano? Sabay-sabay na bulalas ng mga toro. Ang kanilang nagninangas na mga mata ng toro ay nakatitig sa dahon. Masyado silang nabigla. Hindi nila kailanman naisip na si Jiang Chen ay magiging bukas palad sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaunting pambihirang kayamanan sa kanila. Alam na alam nila ang kanilang kasalukuyang pagkakakilanlan. Matapos mapasigla ni Jiang Chen, sila ay naging kanyang mga alipin. Ngayon, parang napakalaking halaga na maging alipin ni Jiang Chen. Ang gayong hindi inaasahan at pambihirang gantimpala ay nagpang-inag sa kanilang mga katawan. Ano pa ang hinihintay mo? Sigaw ni Jiang Chen. Bukod sa puso ng lotus may kabuuang 18 dahon ng lotus. Ang bawat dahon ay isang bihirang kayamanan.
Kung ito ay ilalagay sa publiko, maraming magsasaka ang gagawin ng lahat ng kanilang makakaya upang makuha ang kayamanang ito. Kaya't talagang medyo sayang ang pagbibigay nito sa dalawang barbaric na Toro, ngunit hindi yon ang naramdaman ni Jiang Chen. Alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Ang kanyang paglilinang ay kung tutuusin ay napakababa pa rin at ang kanyang pundasyon ay hindi pa matatag mula nang siya ay dumating sa mundong ito. Ang dalawang barbaric bull na ito ay naging kanyang trump card. Kung mas mataas ang kanilang pagtatanim, mas malaking tulong ang kanilang maibibigay. Sa madaling salita, ang pagpapalakas ng lakas ni Naada at Aer ay hindi direktang katumbas ng pagtataas ng sarili niyang lakas. Kung narating ni Naada at Aer ang kalahating hakbang na Divine Immortal na kaharian, parang may dalawang maagang eksperto sa Divine Immortal bilang mga katulong. Ito ang mga benepisyong nakita ni Jiang Chen. Salamat sa iyo, Master. Salamat sa iyo, Master. Sa sobrang tuwa ni Naada at Aer ay bumagsak ang kanilang mga tuhod sa lupa kasabay ng pagbuga. Ito ay isang pagpapala at halos maluha-luha sila. Kasunod nito, dinala ni Jiang Chen si Big Yellow at Han Yan sa silid. Parehong nakadikit pa rin ang mga mata ng barbaric na Toro sa dahon sa kanilang mga kamay, sa gitna pa rin ang labis na panonibig. Second brother, ano sa tingin mo ngayon? Magiging kagaya ba tayo ng sinabi ko? Pagkakaroon ng walang hanggan ang kinabukasan. Sabi ni Ada. Iyan ay lampas sa anumang pagdududa. Wala pang dalawang araw na sinundan namin si Master, pero nabigyan na niya kami ng napakalaking benepisyo. Tiyak na hanggal akong lumaban noong panahong iyon. Emosyonal na sabi ni Aer. Sige, kailangan lang nating maging loyal kay Master. Gagawin namin ang anumang iutos sa amin ng aming Panginoon. Ang aming gawain ngayon ay bantayan ang lugar para sa Master at sa kanyang mga kaibigan. Pumili tayo ng isang nakatagong lugar upang itago, pagkatapos ay sisimulan natin ang pagpino ng dahon ng Lotus. Naniniwala ako na malalampasan natin ang kalahating hakbang na Divine Immortal Realm sa lalong madaling panahon. Sabi ni Ada. Sa silid, inilabas na ni Jiang Chen ang Regenerative Lotus. Sa ilang sandali, ang buong silid ay napuno ng isang malakas na panggamot na chi ng banal na damo. Sa ilalim ng epekto ng chi, naramdaman nilang tatlo ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging refresh. Kailangan nilang aminin na ang medikal na kapangyarihan ng Lotus ay masyadong malakas. Kung hindi dahil sa pagbuo ng Big Yellow, natakot sila na ang buong kalangitan ng Cloud Mist City ay maaanod sa chi na ito. Sa oras na iyon, tiyak na mahihirapan sila. Talagang kayamanan ang larwang ito. Sapat na ang isang dahon para gumanda ang pangangatawan. Kahit na ang Bonehead ay magiging henyo pagkatapos kumain ng isang dahon ng Lotus. At ang ugat ng Lotus ay isa ring mahalagang kayamanan. Ngunit syempre, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang puso ng Lotus na may kakayahang muling buuin. Sinasabi ng alamat na ang pusong Lotus ay maaari pang ibalik ang mga patay. Patuloy na pinupuri ng bibig ni Big Yellow ang puso ng Lotus na gumuhit ng mapang asar na tingin ni na Jiang Chen at Han Yan. Ang pusong Lotus ay para kay Ayan, huwag mo nang isipin yon. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang Big Yellow, agad na binunot ni Jiang Chen ang puso ng Lotus mula sa halaman at ibinigay ito kay Han Yan. Ito ay kahawig ng isang sarira. May likidong walang tigil na gumagalaw sa loob nito. Ang walang kapantay na banal na damong ito ay talagang kamangha-mangha. Dinilaan ni Big Yellow ang kanyang dila, tinitigan ang pusong Lotus. Kung noon pa man, natatakot siya na dumiretso siya at kakagat-kagat ito. Ngunit alam niya ang kahalagahan ng pusong Lotus kay Han Yan. Ang nawawalang braso ng kanyang kapatid ay dapat na palakihin muli sa lalong madaling panahon, kung hindi, magkakaroon nito ng masamang epekto sa kanyang paglilinang. Little Chen, salamat. Tinanggap ni Han Yan ang pusong Lotus at nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Jiang Chen. Alam niya na maaaring parang kakaiba na sabihin ito sa kanyang kapatid, ngunit walang ibang paraan para maipahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Jiang Chen. Walang gaanong kailangang sabihin sa pagitan ng magkapatid. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mahalagang pagkakaibigang ito. Naunawaan niya na ang pusong Lotus ay napakahalaga din kay Jiang Chen. Kung pinino ito ni Jiang Chen, natural na magdadala ito kay Jiang Chen ng di masusukat na benepisyo, ngunit hindi ito nag-atubiling ibigay ito sa kanya ni Jiang Chen. Alam niya sa simula pa lang na si Jiang Chen ay nagsagawa ng napakalaking panganib dahil sa kanya.
Hindi kailangang maging magalang ang magkapatid sa isa't isa. Kunin ito at pinuhin ito. Sa iyong kasalukuyang paglilinang, natatakot ako na kakailanganin mo ng mas mahabang panahon para lubusang pinuhin ang pusong lotus at palakihin muli ang iyong braso. Tinapik ni Jiang Chen ang balikat ni Han Yan. Naiintindihan niya ang kasalukuyang mood ng kanyang kapatid, kaya hindi niya ito masyadong pinag-usapan, kung hindi, ma-pressure ang kanyang kapatid. Umiti si Han Yan. Walang sabi-sabi, dinala niya ang pusong lotus sa ibang silid. Nang lumingon siya, tila bahagyang basa ang gilid ng kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Napakalaking pagpapala na magkaroon ng kapatid na tulad ni Jiang Chen. Pagkaalis ni Han Yan, sinimulan din ni na Jiang Chen at Big Yellow na pinuin ang iba pang bahagi ng lotus. Si Jiang Chen ay walang gaanong demand mula rito. Siya ay magiging kontento hanggat ang natitirang bahagi ng lotus ay maaaring itulak ang kanyang paglilinang sa yumaong Earth Immortal Realm. Ang landas ng paglilinang ay palaging isang unti-unting proseso. Dahil dito, ang isang magsasaka ay hindi dapat magbayad ng labis na pansin sa pagsulong. Ang regenerative lotus ay isang banal na damo at isang likas na kayamanan. Kaya walang mental na pasanin sa pagpino nito. Ang gayong damo ay magdadala lamang ng mga benepisyo sa mga tao at walang mga disadvantages. Kahit na ang lotus ay maaaring gumawa ng isang sunod-sunod na pagsulong, hindi ito magdudulot ng kawalang tatag sa pundasyon ng isa. Hong! Hong! Bago simulan nina Jiang Chen at Big Yellow na pinuin ang natitirang bahagi ng lotus, narinig nila ang pagsabog ng dalawang malakas na chi. Napakabilis ng dalawang toro. Umiling si Big Yellow. Ang gayong pagsulong ay talagang napakabilis. Binigyan sila ni Jiang Chen ng mga dahon ng lotus ilang sandali ang nakalipas. Ngayon, ang dalawang toro ay sumulong na sa kalahating hakbang na Divine Immortal na kaharian. Sa kabutihang palad, ang pagsabog ng chi na pinakawala nila ay nakapaloob sa pagbuo ng Big Yellow. O kung hindi, ito ay tiyak na kukuha ng ilang hindi kinakailangang pansin. Normal lang kung pareho na sinaada at Aur ay nasa rurok na ng Heaven Immortal Realm, isang hakbang na lang ang layo sa kanila mula sa half-step Divine Immortal Realm. Sa tulong ng dahon ng lotus, logical lamang para sa kanila na agad na masira ang bottleneck. Ngunit ito rin ay nagpapahiwatig ng pagkatakot ng lotus. Umiti si Jiang Chen at tila hindi masyadong nagulat. Si Ada at Aur ay kung tutuusin ang pinakamataas na eksperto sa Heaven Immortal at ang nakapagpapagaling na epekto ng dahon ng lotus ay higit pa sa anumang ordinaryong halamang gamot. Ngayon na pareho na silang umasenso, walang alinlangan na ito ay magiging isang magandang bagay para kay Jiang Chen, ang kanyang trump card ay lumakas na. Itabi sina Ada at Aur, kumuha sina Jiang Chen at Big Yellow ng tiglimang dahon at sinimulan ang kanilang pagpipino. Hong Long. Sa sandaling pumasok ang mga dahon sa katawan ni Jiang Chen, naramdaman niya ang napakalakas na alon ng enerhiya na dumaloy sa kanyang chi si. Ang enerhiya na iyon ay pinagsama sa kapangyarihang panggamot. Ito ay dalisay at matindi. Pagkatapos ay mabilis niyang ipinalibot ang kasanayan sa pagbabagong anyo ng dragon upang i-convert ang mga ito sa mga bagong marka ng dragon. Ang nakapagpapagaling na enerhiya sa kabilang banda ay ipinadala sa kanyang apat na paa at viscera. Pakiramdam niya ay nasusukat nito ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga selula, isang perpektong sustansya sa kanyang katawan. Ang napakalakas na medicinal energy. Ito ay karapat-dapat na tawaging walang kapantay na banal na damo. Ang limang dahon ng lotus na ito ay sapat na upang itulak ang aking paglilinang sa tuktok ng huling lupain ng Earth Immortal. Bukod pa rito, mapapahusay din ang aking pisikal na pagtitiis. Natuwa si Jiang Chen. Tiyak na sulit na kunin ang gayong panganib. Ang pagkakaroon ng gayong banal na damo ay palaging isang pangarap para sa sinumang magsasaka. Sa kabilang banda, isang layer ng gintong liwanag ang nabuo sa katawan ni Big Yellow. Tila, ang ilang mga pagbabago ay nagsimulang maganap sa loob ng kanyang katawan pagkatapos ubusin ang mga dahon. Sa loob ng silid kung saan naruroon si Han Yan, nakaupo pa rin siya na naka-crossleg sa isang hasek habang ang pusong lotus ay umaanod sa harap ng kanyang mukha. Tapos, parang medyo emosyonal siya habang tinitignan itong naputol na braso. Ang regenerative lotus ay nagbigay sa kanya ng malaking pag-asa at pag-asa. Ngunit siya ay isang tao na nakaranas ng maraming pangyayari,
may determinadong disposisyon at nasanay sa buhay at kamatayan. Mabilis niyang inayos ang kanyang emosyonal na kalagayan at sinimulan ang pagpipino. Ang paraan ng pagpipino ni Hanyan ay napakasimple. Maaari rin itong ilarawan bilang ganid. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nilunok ang pusong lotus sa kanyang tiyan. Hong! Sa sandaling pumasok ang napakalaking enerhiya sa kanyang katawan, sumabog ito na parang tidal wave, marahas na damaloy sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Damn! Paano magiging ganito kalakas ang enerhiya? Hindi napigilan ni Han Yan na manumpa matapos makita ang kanyang sarili na medyo pabaya, ang enerhiya ng pusong lotus ay lampas sa kanyang imahinasyon. Pakiramdam niya ay hindi siya mapigil habang ang enerhiya ay nagngangalit sa loob ng kanyang katawan. Sa kabutihang palad, taglay niya ang Ancient Divine Devil Bloodline. Isang makapangyarihang bloodline na hindi maikukumpara sa sinumang ordinaryong tao. Kaya napakabilis, nagawa niyang pigilan ang enerhiya. Ang bloodline ng Ancient Divine Devil ay katulad ng isang banal na katawan. Maaari itong gumanap ng isang mahusay na papel pagdating sa kritikal na sitwasyon, tulad ngayon. Kung ito ay isang ordinaryong dalubhasa, na nakakakuha ng ganito kalaking lakas pagkatapos lunukan ang puso ng lotus ng direkta, natatakot siyang sumabog ang katawan ng taong iyon hanggang sa mamatay. Sa huli, ang enerhiya sa puso ng lotus ay hindi lamang hindi kapaki-pakinabang ngunit nakakapinsala din sa mga ordinaryong tao. Sa sumunod na panahon, ang tatlong magkakapatid ay ganap na nakatutok sa paglilinang at sinimulan ang pagpino ng lotus ng galit, na lubos na binaliwala ang lahat ng iba pa. Ito ay magiging isang mabagal na proseso na hindi maaaring minamadali. Ayon sa kalkulasyon ni Zhang Chen, tatagal ng hindi bababa sa 3 araw bago matapos ang buong pagpipino. Para naman sa engranding seremonya sa One Line Mountain, natuloy ito gaya ng inaasahan ni Zhang Chen. Matapos ang regenerative lotus ay ninakaw, ang 8 immortal experts ay nawala ang kanilang hilig na lumaban. Ang huling resulta ay walang tiyak na katiyakan tulad ng dati, hindi natukoy ang tagumpay o pagkatalo, ngunit ang kanilang pagganap ay mas masahol pa kaysa sa mga nakaraang laban. Dahil dito, maraming mga manunood ang labis na nadismaya dito. Mga masigasig na mambabasa, alam ba ninyong lahat na tayo ay nasa layunin pa rin ng 8 regular na kabanata bawat linggo? Ang aming layunin ay 14 na kabanata bawat linggo. Kaya't mangyaring tulungan kaming makamit ang layunin sa Patreon. Nang matapos ang engranding seremonya, ang 8 Immortals ay bumalik sa kanilang mga sekta. Ang kasalukuyang kapaligiran sa One Line Sky ay medyo mapurol. Alam ng lahat na ang regenerative lotus ay ninakaw. Isang himala na may nang ahas na nakawin ang bagay na pag-aari ng 8 Immortals. Napuno rin sila ng curiosity tungkol sa magnanakaw na ito. Ito ay magiging isang misteryo na hindi nila malulutas. Sa parehong araw, ipinakalat ng 4 na malalaking kapangyarihan ang balita para sa bawat cultivator sa One Line Sky upang ipaalam sa kanila kapag napansin nila ang sinumang nagtataglay ng Heavenly Dragon Combat Halberd at ang taong iyon ay gagantimpalaan ng malaki. Nang malaman ng lahat ang tungkol sa balitang ito, hindi mapakali ang buong One Line Sky. Una ay ang tungkol sa Profound Sun Sect na nagbibigay ng Kill Zhang Chen on-site order. At ngayon, ito ay tungkol sa pangangaso sa isang magnanakaw na nagnakaw ng regenerative lotus, ngunit tiyak na hindi ito magiging isang madaling gawain. Hanggat hindi isiniwalat ng magnanakaw ang Heavenly Dragon Combat Halberd, walang makakahanap sa kanya. Walang sino man ang mag-aakalang ito ay ang parehong tao na naging sanhi ng 2 malalaking kaguluhan sa One Line Sky. Habang tinutugis ng 4 na malalaking kapangyarihan ang magnanakaw, si Zhang Chen at ang kanyang mga kaibigan ay ginagamit ang lahat ng oras na mayroon sila sa refinement. Nang bumalik si Fu Hui mula sa One Line Mountain, si Zhang Chen at Big Yellow ay nakaalis na sa kanilang pag-iisa. Nakumpleto na nila ang pagpipino ng 5 dahon ng lotus at ang kanilang paglilinang ay tumaas ng mabilis. Ang bilang ng mga marka ng dragon sa loob ng katawan ni Zhang Chen ay umabot na sa 440,000, ang kanyang paglilinang ay umabot na sa rurok ng Yumaong Earth Immortal Realm na nag-iwan sa kanya ng 10,000 pang marka ng dragon mula sa kalahating hakbang na Heaven Immortal na kaharian. Dahil sa napakalaking benepisyong natamo nila sa mga dahon ng lotus, hindi lamang naging matatag ang kanyang pundasyon, lumakas din ang husto ang kanyang pangangatawan.
Sa kanyang kasalukuyang lakas ng pakikipaglaban, madali niyang mapatay ang isang Mid-Heaven Immortal Expert kahit na hindi ginagamit ang kanyang Dragon Form. Katulad nito, ang Big Yellow ay gumawa din ng napakalaking pag-unlad. Pagkatapos pinuhin ang mga dahon ng Lotus, matagumpay siyang nakapasok sa Heaven Immortal Realm, naabot ang kalagitnaan ng Heaven Immortal Realm ng sabay-sabay. Ang kanyang Dragon Horse Bloodline ay naging mas malakas pa. Kahit na pagkatapos noon, marami pa ring natitira na panggamot na enerhiya sa katawan ni Jiang Chen at Big Yellow. Hindi nila pino ang lahat ng natitirang dahon ng Lotus, hindi dahil sa ayaw nila, ngunit dahil nakakuha na sila ng sapat na enerhiya mula dito at anumang karagdagang pagpipino ay maituturing na aksaya. Ang Regenerative Lotus ay isang walang kapantay na halamang gamot na hindi maaaring hanapin ngunit maaari ding mapagtanto. May kabuo ang 18 dahon ng Lotus. Sina Jiang Chen at Big Yellow ay nagpino ng 10 dahon, sina Ada at Er ay binigyan ng tig-isang dahon at mayroon pang 6 na dahon na natitira sa pag-aari ni Jiang Chen. Para sa Diyos, ang Regenerative Lotus ay karapat-dapat na tawaging isang banal na damo. Ang epekto nito ay medyo labis na labis. Hindi katakataka kahit na ang mga eksperto sa Immortal King ay nagnanais nito. Dinilaan ni Big Yellow ang kanyang dila, tila kulang sa mga dahon. Ang pinakamahalagang bahagi ng Regenerative Lotus ay ang puso nito. Kaya natatakot ako na ang ilang dahon ng Lotus na iyon ay hindi man lang makaakit ng interes ng isang eksperto sa Immortal King. Ang puso ng Lotus sa kabilang banda ay naglalaman ng halos lahat ng asensya ng Lotus. Kaya, ang sinumang makakuha nito ay tataas sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Sabi ni Jiang Chen, mukhang sa wakas ay mabubuhay na muli ang braso ni Ayan. Umiti si Big Yellow, kasalukuyang dinadalisay ni Han Yan ang pusong Lotus. Ang puso ng Lotus ay hindi maihahambing sa mga dahon ng Lotus. Tiyak na hindi ito kukuha ng maikling panahon upang ganap itong pinuhin. Dong! 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 Sa oras na ito, ilang katok ang narinig mula sa pinto. Si Jiang Chen ay tumawid gamit ang kanyang divine sense at natagpuan si Fu Wei na nakatayo sa labas ng pinto. Parang tapos na ang grand ceremony. Tumabas tayo para malaman natin. Itinulak ni Jiang Chen ang pinto ng silid patungo sa labasan ng courtyard. Sa pagkakaayos ng Big Yellow, hindi mararamdaman ni Fu Wei ang chi ni Han Yan. Hindi rin niya ma-detect ang presensya ni Naada at Aur sa looban dahil mas mataas ang kanilang cultivation kaysa sa kanya. Nang bumukas ang pinto, casual na pumasok si Fu Wei. Kapatid na Jiang, kumusta ang pag-iisa? At nasaan si Kuya Han? Tanong ni Fu Wei. Dahil itinago ni Jiang Chen ang kanyang chi, hindi nalaman ni Fu Wei ang tunay na antas ng cultivation ni Jiang Chen, wala pa rin siyang ideya na si Jiang Chen ay sumugod na sa tuktok ng Yumaong Earth Immortal Realm. Si Ahan ay nasa pag-iisa pa rin, lumalabas sa isang mas mataas na larangan ng paglilinang. By the way, Kuya Fu, kamusta ang grand ceremony doon? Mabilis na binago ni Jiang Chen ang paksa, na inilipat ang atensyon ni Fu Wei sa isa pang bagay. Ito ay walang kabuluhan, gaya ng inaasahan ni Kuya Jiang. Pagkatapos ng engranding premyo, ang Regenerative Lotus ay ninakaw, ang 8 Immortals ay tila nakayuko sa labanan. Hindi man lang ginamit ni Master Tian ang isa sa kanyang mga trompeta sa labanan. Mukhang dapat nakanselahin ang mga sumusunod na grand ceremonies. Walang tagumpay o pagkatalo. Ito ay talagang isang nakakainip na palabas. Napailing si Fu Wei sa pagkabigo. Nagtataka ako kung sino ang magnanakaw na may lakas ng loob na nakawin ang Regenerative Lotus. Malungkot na bamaantong hininga si Jiang Chen. Ang nagkukunwaring tugon ay nagbigay kay Big Yellow ng salpok na kagatin si Jiang Chen ng masama. Sino ang nakakaalam? Ipinakalat na ng 4 na malalaking kapangyarihan ang balita para sa lahat na maghanap ng lalaking nagtataglay ng Heavenly Dragon Combat Halberd. Sa palagay ko ay hindi na magkakaroon ng kapayapaan ang One Line Sky mula ngayon. Sabi ni Fu Wei. Pagkatapos pakinggan ito, nagpakita si Jiang Chen ng mapait na ngiti. Parang hindi ko na madaling ibunyag ang Heavenly Dragon Combat Halberd. O Kuya Jiang, kailan mo balak pumunta sa Sky Cloud Pavilion? Tanong ni Fu Wei. Sa sandaling lumabas si Ayan sa kanyang pag-iisa. Sa tingin ko ay isang araw o dalawa mamaya. Sana hindi ito makasagabal sa operations ni Kuya Fu.
sabi ni Jiang Chen. Ngayong si Han Yan ay nasa gitna pa rin ng pag-iisa, hindi siya makakaalis ng walang palom. Gusto ba ni Kuya Jiang na isama si Kuya Han sa Sky Cloud Pavilion? Gayunpaman, napakahigpit nila sa pagpili ng mga disipulo at hindi pa ngayon ang oras ng kanilang pangangalap. Kahit na ako ay isang inner sect disciple, ito ay magdadala sa akin ng kaunting problema kung kailangan kong magrekomenda ng dalawang tao sa parehong oras. Sabi ni Fu Wei na nakakunot ang noo. Nag-iisa lang siya kay Jiang Chen. Kung pipilitin ni Jiang Chen na isama si Han Yan, mas magiging mahirap para sa kanya. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Kuya Fu. Hindi ako susundan ni Ayan sa Sky Cloud Pavilion. Ako lang ang sasama sa iyo, pero syempre, kailangan kong isama si Big Yellow. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Kung noon pa man, magsusumamo siya kay Fu Wei na pasukin si Han Yan sa Sky Cloud Pavilion dahil sa kanyang mahinang cultivation. Pero ngayon, nagbago na. Matapos makuha ang pusong lotus, tiyak na tatubo muli ang bilang braso ni Han Yan at wala siyang malaking depekto. Karaniwan, magiging napakahirap para sa sino man na palakihin muli ang isang nawalang braso, lalo na ang isang mahinang Earth Immortal. Napakadali para sa mga eksperto ng Sky Cloud Pavilion na i-connecte si Han Yan sa regenerative lotus ng magkasama. Kung ganoon, mas malalagay sa panganib si Han Yan kung papasok siya sa Sky Cloud Pavilion. Ito ay isang bagay na dapat isaalang-alang ni Jiang Chen. Bukod pa rito, pagkatapos ng pagpipino ng puso ng lotus, ang paglilinang ni Han Yan ay tiyak na uunlad ng mabilis. Sa panahong iyon, magkakaroon na siya ng kakayahang protektahan ang kanyang sarili kahit na wala ang tulong ni Jiang Chen. At saka, si Jiang Chen ang nasa spotlight sa halip na si Han Yan. Sa tahasang pagsasabi, kakaunti lang sa kanila ang nakakakilala kay Han Yan at mas kaunti pa ang nakakaalam tungkol sa putol niyang braso. Sige, kung ganoon, maghihintay pa ako ng dalawang araw. Sa sandaling lumabas si Kuya Han Yan mula sa kanyang pag-iisa, pupunta tayo sa Sky Cloud Pavilion. Nakangiting sabi ni Fu Wei, pagkatapos ay umalis sa patio upang maiwasang magambala ang pag-iisa ni Han Yan. Bilang young master ng prefecture, palagi siyang abala sa pang-araw-araw na gawain. Sa loob ng silid, si Han Yan ay nasa pinakakritikal na yugto. Ang puso ng regenerative lotus ay gumagawa ng mga kababalaghan nito. Ang putol niyang braso ay unti-unting lumalaki. Puno ng pawis ang noo ni Han Yan at ganoon din ang napunta sa kanyang damit. Ang muling pagpapalaki ng putol na braso ay nakatadhana na maging isang napakahirap at masakit na proseso dahil ang mga buto at laman ay kailangang lumaki ng paunti-unti. Ang ganitong uri ng sakit ay katulad ng pagpunit ng kaluluwa ng isang tao. Kung ang paghihirap na ito ay nangyari sa isang normal na magsasaka, tiyak na siya ay magpapatalo dito. Tanging ang mga taong may matinding tiyaga tulad ni Han Yan ang makakaranas ng ganoong sakit. Sa oras na ito, ang pangangatawan ng sinaunang banal na Diablo ay may malaking papel. Si Han Yan ay nagtiyaga ng buong lakas habang ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng pusong lotus ay lumalakas sa loob niya. Sa bilis na ito, aabutin ito ng dalawang araw na tuktok. Naniniwala siya na kapag tumubo na muli ang kanyang braso, ang kanyang paglilinang ay tiyak na tataas ng paunti-unti, na aabot sa isang napakapangangilabot na antas na hindi man lang matansya ni Jiang Chen. Kahit na noong una niyang makita ang totoong regenerative lotus, wala pa rin siyang kaalam-alam sa totoong epekto nito. Makalipas ang dalawang araw, gabi na. Sa wakas ay nakita ang ilang mga paggalaw mula sa silid ni Han Yan, sina Jiang Chen at Big Yellow na naiinip na naghihintay sa loob ng dalawang araw. Ayan ay nagtagumpay. Si Big Yellow ay may hitsura ng panonibik at gustong sumugod sa silid ni Han Yan ngunit nahuli siya ni Jiang Chen sa buntot. Huwag kang pumunta dyan. Tumaki na ang braso ni Ayan at ngayon ang isa pang kritikal na panahon ng kanyang pagsulong. Madali mo siyang maabala kung papasok ka sa kwarto niya ngayon. Magalang na sabi ni Jiang Chen. Inilabas ni Big Yellow ang kanyang dila at tumira. Pagkatapos, pareho silang nakatitig ng walang kurap sa pintuan ni Han Yan. Sa silid, iminulat ni Han Yan ang kanyang mga mata, dalawang sinag ng madilim na Diablo na ilaw ang bumaril, na yumanig sa kawalan sa paligid. Itinaas niya ang kanyang bagong lalaking kamay at nagpakita ng isang malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. May mga bagay na malalaman mo lang kung gaano ito kahalaga kapag nawala ito.
Walang makakaintindi sa kasalukuyang kalagayan ni Han Yan. Kung hindi lang dahil sa maraming bagay na naranasan niya na humubog sa kanyang persigido na puso, natatakot siya na baka sobrang excited siya ngayon. Boss, hindi pa tapos pagkatapos ng muling pagsilang ng kanyang bilang braso. Ang mga benepisyong nakuha niya mula sa puso ng Regenerative Lotus ay malayo sa simpleng pagpapatubo ng kanyang braso. Dahil itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa muling pagpapalaki ng kanyang braso, hindi niya napagtanto kung gaano karaming enerhiya ang napuno sa kanyang katawan. Ang gusto niyang gawin ngayon ay gamitin ang kanyang Ancient Divine Devil Bloodline para kontrolin ang enerhiyang ito habang pumapasok sa mas matataas na kaharian. Iyon ang tunog ng paglusot sa isang bottleneck. Sa loob lamang ng 2 minuto, nakalusot na siya sa kalahating hakbang na Earth Immortal Realm sa unang bahagi ng Earth Immortal Realm. Ngunit ito ay malayo pa sa pagtatapos dahil ito ay simula pa lamang. Wala pang 1% ng enerhiya sa kanyang katawan ang natupok at ang pusong lotus ay hindi pa man ganap na napino. Ang buong silid ay napuno ng nakakatakot na enerhiya, tulad ng mga mabagyong alon sa karagatan. Kung hindi dahil sa porma sayo ni Big Yellow, ang ganitong uri ng paggalaw ay agad na kukuha ng atensyon ng mga eksperto mula sa Sky Cloud Pavilion. Makalipas ang 10 minuto, gumawa ng panibagong tagumpay si Han Yan, na tumama sa Mid-Earth Immortal Realm, ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Nagpatuloy siya sa pagsulong patungo sa huling lupain ng Earth Immortal. Pilit na pinipigilan ni Han Yan ang pinanabik sa kanyang puso. Ang kanyang Ancient Divine Devil Bloodline ay mabilis na nagpapalipat-lipat. I-digest niya ang bawat benepisyong natanggap niya. Isa pang tunog ng isang pambihirang tagumpay ang narinig. Not aman ang marka ng yumaong Earth Immortal Realm. Sa puntong ito, nakagawa na si Han Yan ng 3 sunod-sunod na pagsulong, ngunit hindi pa rin ito ang katapusan. Sa halip, ang potensyal sa loob niya ay pinasigla ng husto. Sa sandaling ito, ang kanyang mga meridian ay patuloy na lumalawak, ang kanyang chi ay patuloy na pinalalaki at ang kanyang bloodline ay patuloy na pinasisigla. Nasa estado na siya ngayon na hindi siya makapasok kahit na may 10,000 taon pa siya. Ito ay tulad ng isang walang katapusang pagsulong. Half-step Heaven Immortal Realm. Tama iyon. Pagkatapos ng kalahating oras ng pagsusumikap, naabot na ni Han Yan ang kalahating hakbang na Heaven Immortal Realm, ang 4th na pagsulong. Kung ang gayong langit na sumasalungat sa pagsulong ay ipagkalat sa publiko, natatakot siya na walang sino man ang maniniwala dito at marami ang mamangha. Para sa Diyos, parang 4 na advancement pa lang niya Isa na siyang half-step Heaven Immortal expert ngayon, hindi ba dapat titigil na siya ngayon? Bulong ni Big Yellow. Parang hindi naman. Parang hindi siya titigil hanggat hindi niya nararating ang totoong Heaven Immortal Realm. Si Jiang Chen din ay hindi nakaimik. Pagkatapos ng 4 na sunod-sunod na pagsulong at pag-abot sa kalahating hakbang na Heaven Immortal Realm, walang balak si Han Yan na huminto sa pagsulong pa. Ang divine herb na iyon ay napakalangit na lumalaban. Dinilaan ni Big Yellow ang kanyang dila, tila nananabik na matikman ito. Dahil sa lakas niya yan, hindi niya lubos na mapadalisay ang buong puso ng lotus at ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ay mapangalagaan sa kanyang katawan sa mahabang panahon. Dahil sa pusong lotus, naging napakabilis ng kanyang pagsulong. Siya ngayon ay naging isang first class na henyo sa immortal world. Umiti si Jiang Chen, nakaramdam ng saya para kay Han Yan na magkaroon ng ganoong tagumpay. Sa wakas, nagsimulang bumagal ang chi ni Han Yan matapos makapasok sa unang bahagi ng Heaven Immortal Realm, ang 5th pagsulong. Nang makita ang nangyari, nakahinga ng maluwag sina Jiang Chen at Big Yellow. Kung ipinagpatuloy ni Han Yan ang kanyang pagsulong, hindi nakakayanin ng dalawa. Hindi pa nila nasaksihan ang ganoong kabilis na pagsulong. Wala silang ideya kung gaano ito kagulat sa ibang tao. Sa loob ng silid, ramdam ni Han Yan ang kanyang kasalukuyang lakas at ang napakalaking pagbabago sa kanyang katawan. Ang mga chi wave ng kanyang Ancient Divine Devil Bloodline ay naanod. Kitang-kita niya ang pag-agos ng hangin sa paligid niya, na parabang casual niyang kontrolin ito para mag-hover sa hangin ayon sa gusto niya. Ito ang bentahe ng pagiging eksperto sa Heaven Immortal. Nakakamangha. Talagang kamangha-mangha. Ang pusong lotus ay siguradong may hindi maisip na mga epekto.
Nag-improve na ako sa pagpino lang ng kalahati nito at maging ang braso ko ay lumaki na. Ang natitirang kalahati ng enerhiya nito ay magkakaroon ng walang hangganang epekto sa aking katawan sa hinaharap. Ang mga mata ni Han Yan ay kumikinang sa sigla at gulat. Langit-ngit. Nang bukas ang pinto, lumabas sa pintuan sina Jiang Chen at Big Yellow. Ayan, ang iyong pagsulong ay sobrang nakakatakot, panunuya ni Jiang Chen. Nang makita si Jiang Chen at Big Yellow, mas gumaan ang pakiramdam ni Han Yan. Napatayo siya bigla mula sa suot niyang hasip. Ang epekto ng pusong lotus ay talagang lampas sa aking imahinasyon. Hindi ko akalain na magdudulot ito sa akin ng napakalaking benepisyo. Ngayong naibalik ko na ang aking braso, ang aking potensyal ay na-unlock, na lalong nagpapataas ng aking bloodline. Pinahintulutan akong gumawa ng 5 sunod-sunod na pagsulong, na maabot ang unang bahagi ng Heaven Immortal Realm. Parang panaginip na nakakakuha ng ganito kalaki. Ito ay parang isang surreal na eksena para kay Han Yan. Hindi siya maniniwala kung hindi ito mangyayari sa kanya. Ito ay magandang balita. Sa iyong kasalukuyang lakas, maaari mo nang protektahan ang iyong sarili. Ang sinumang average na eksperto sa Mid-Heaven Immortal ay hindi tugma para sa iyo. Natatakot ako na may sapat kang kakayahan upang labanan ang isang yumaong eksperto sa Heaven Immortal, sabi ni Jiang Chen. Habang lumalakas ang dugo at pangangatawa ng Ancient Divine Devil ni Han Yan, lumalakas din ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, natural na may kakayahan siyang alisin ang mga kalaban na may mas mataas na kaharian kaysa sa kanya. Tama iyan at marami pa rin ang nakapagpapagaling na kapangyarihan sa loob ng aking katawan na magpapabilis ng aking pagunlad sa hinaharap. Tumango si Han Yan, sinabing hindi lang ito ang mga benepisyong natanggap niya mula sa pusong lotus. Nga pala, ayan, may gusto akong sabihin sa'yo. Pupunta ako kay Fu Hui sa Sky Cloud Pavilion bukas. Natatakot ako na hindi na tayo magkikita simula noon. Maginhawa na ako ngayong lumakas ka na, mataimtim na sabi ni Jiang Chen. Matapos pakinggan iyon, hindi mapigilan ni Han Yan na sumimangot. Nag-aatubili siyang makipaghiwalay muli sa kanyang mga kapatid pagkatapos ng kamakailang muling pagkikita sa mundong ito. Ayan, kumalat na sa One Line Sky ang balita tungkol sa Regenerative Lotus. Dagdag pa, alam ni Fu Wei ang tungkol sa nawala mong braso at isa ka lang human immortal. Kung sasama ka sa akin sa Sky Cloud Pavilion, ang iyong braso lamang ay maaaring magdulot ng maraming pagdududa. Sa oras na iyon, tiyak na makukuha mo ang atensyon ng mga nakatataas at ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Malalantad tayong lahat. Tinapik ni Jiang Chen ang balikat ni Han Yan. Gusto rin niyang sundan siya ng kanyang kapatid sa Sky Cloud Pavilion, ngunit hindi ito pinapayagan ng kasalukuyang sitwasyon. Sino mang bagong alagad na pumasok sa pavilion ay susuriin at ang isa na nagrekomenda sa bagong disipulo ay kailangang magbigay ng impormasyon tungkol sa background ng bagong disipulo sa pavilion. Walang sino man ang may kakayahang palakihin muli ang naputol na braso at gumawa ng 5 sunod-sunod na pagsulong sa loob ng mga araw. Ito ay isang himala sa kanyang sarili. Ngunit iniisip ang ninakaw na Regenerative Lotus, hindi magiging mahirap para sa mga tao na maghinala kay Han Yan. Bukod dito, mayroon pa ring napakalaking dami ng nakapagpapagaling na enerhiya na natitira sa katawan ni Han Yan. Kung susuriin siya ng ilang eksperto na kapareho ni Tian Mayun, matutuklasan ka agad si Han Yan. Ito ay isang panganib na hindi nila kayang tanggapin. And, aware naman ako dyan. Ang layunin mo sa pagpasok sa Sky Cloud Pavilion ay para kay Tian Mayun. Kung ganoon, aalis ako sa One Line Sky para sa iba pang mas malalaking lugar. Kapag naging malakas na ako, babalik ako at tutulungan ka, sabi ni Han Yan. Naiintindihan niya ang mga alalahanin ni Jiang Chen. Ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Samantala, dahil malakas siya para protektahan ang kanyang sarili, maaaring makamit niya ang isang bagay na mas malaki sa ibang mas malaking teritoryo. Sa Ethereal Immortal Domain, mayroong libu-libong teritoryo na katulad ng One Line Sky. Kaya, hindi magkakaroon ng problema si Han Yan sa paghahanap ng angkop sa kanya. Okay, ang Immortal World ay hindi katulad ng Saint Origin World kung saan mayroon tayong mga backup at foundation. Kailangan mong maging maingat sa lahat ng bagay. Paalala ni Jiang Chen. Huwag kang mag-alala, mayroon ba tayong hindi gaanong karanasan sa ating paglalakbay?
Hindi ba tayo nakaligtas sa anumang alon at unos na ating naranasan? Ikaw ang dapat na maging mas maingat sa SkyCloud Pavilion. Hindi magiging ganoon kadaling pakitunguhan si Tian Mayon, nakangiting sabi ni Han Yan. Maging panatag ka, may sarili akong plano para dyan. Ayan, tahimik kang umalis ngayon habang wala pa si Fu Hui. Mas mabuting huwag mong hayaan na makita niya ang kalagayan mo ngayon. Bagamat mabuting tao, kailangan pa rin nating maging maingat para hindi tayo mahuli, ani Zhang Chen. Sa kabila ng pagiging mapagkakatiwalaan ni Fu Hui, isa rin siyang matalinong tao. Kung nakita niya ang maagang Heaven Immortal Cultivation ni Han Yan, napakabilis niyang maiugnay ito sa ninakaw na Lotus. Walang iba kundi malas kung may nakakaalam ng kanilang sikreto. Sige, Little Chen, Big Yellow, mag-ingat ka. Hinawakan ni Han Yan ang kanyang mga kamao, umalis sa patio at nawala sa kadiliman. Ngayon na siya ay isang maagang eksperto sa Heaven Immortal, hindi na problema ang paglipad sa kalangitan. Hindi maiiwasan na ang pag-alis ni Han Yan ay magpaparamdam sa kanilang dalawa. Kung tutuusin, ngayon lang sila nagkasama. Base sa kasalukuyang sitwasyon sa One Line Sky, walang makapagsasabi kung kailan sila muling magkikita, pero nahulaan nila na matagal pa bago ito mangyari. Nakaka-depress yan. Bumalik sa Saint Origin World, kami ang ganap na awtoridad. Walang nang ahas na bastiusan kami noong panahong iyon. Ngunit pagkarating namin sa mundong ito, para kaming mga disowned at homeless na pasahero, malungkot na sabi ni Big Yellow. Huwag kang mag-alala. Ilang oras na lang at magkakaroon na tayo ng sarili nating lugar sa Immortal World. Hindi ba nagsimula ang ating paglalakbay mula sa hindi gaanong mahalaga at maliit na pulang lungsod noong nakaraan? Bahagyang ngumiti si Zhang Chen. Nagustuhan niya ang pressure, excitement at intensity. Ang landas ng paglilinang ay isang walang katapusang paglalakbay. Maging ito ay ang pressure mula kay Nan Bei Chao o Tian Mayon, nagustuhan niya ito ng husto. At gusto rin niya ang unti-unting pag-unlad na ginagawa niya at inaasahan ang oras kung saan maaari niyang ihakbang ang kanyang mga dakilang kaaway sa ilalim ng kanyang paa. Kinabukasan, madaling araw, umalis si Zhang Chen sa looban at tinungo ang tirahan kung saan nakatira si Fu Hui. Brother Fu, kumusta ang mga bagay sa prefecture? Tanong ni Zhang Chen. Hey there, Kuya Zhang. Wala talagang dapat pangasiwaan dito. Kasama ang aking ama at ilang mga kapatid na lalaki dito, karaniwang walang bagay dito para sa akin upang mahawakan. Kaya, kanina pa kita hinihintay. Kumusta si Kuya Han Yan? Tila medyo natuwa si Fu Hui nang makita niya si Zhang Chen. Dapat ay mas maaga siyang bumalik sa pavilion, ngunit dahil kay Zhang Chen, ilang araw siyang naghintay sa Cloud Mist City. Natapos na ni Ayan ang kanyang pag-iisa kagabi at umalis na siya sa lungsod, sagot ni Zhang Chen. Ay, may mga sugat pa rin si Brother Han Yan at hindi siya sapat na malakas. Paano niya maiiwan ang lahat ng mag-isa? Nakapag-ayos na ako para sa kanya sa prefecture, sabi ni Fu Hui. Maraming salamat sa pagsisikap ni Brother Fu, ngunit ang kapatid kong ito ay nasanay sa kalayaan at hindi nakatali sa anuman. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkabigo. Hinawakan ni Zhang Chen ang kanyang mga kamao kay Fu Hui. Tila ang batang Panginoon ng lungsod na ito ay talagang isang taos pusong kaibigan, tinutulungan si Han Yan na ayusin ang kanyang pang-araw-araw na tungkulin. Ito ay nagpabuti ng impresyon ni Zhang Chen sa kanya ng higit pa. Sige, dahil mas pinili ni Kuya Han Yan na magkaroon ng malayang buhay at umalis na, isasantabi ko na ang kanyang usapin. Kuya Zhang, dumiretso na tayo sa SkyCloud Pavilion. Sabi ni Fu Hui, malaking kontribusyon sa kanyang panig kung nakapagdala siya ng potensyal na henyo sa kanyang pavilion. Sige, tumango si Zhang Chen. Ito ang naging pinakamalaking layunin niya na makapasok sa SkyCloud Pavilion. Ngayong personal siyang dinadala ni Fu Hui sa pavilion, isa na siyang hakbang na mas malapit sa kanyang pangunahing layunin. Si Fu Hui ay tumaas sa ere habang si Zhang Chen ay nakaupo sa katawan ni Big Yellow habang lumilipad sila patungo sa direksyon ng SkyCloud Pavilion. Dahil sa maagang paglilinang ng Heaven Immortal ng Big Yellow, madali siyang makapaglakbay sa himpapawid ng hindi ginagamit ang kanyang kumikinang na mga pakpak. Para kay Zhang Chen, hindi pa niya naaabot ang kalahating hakbang na Heaven Immortal na kaharian, kaya mas mabuti para sa kanya na manatiling mababa ang profile.
Isang tao lang ang madadala ni Fu Yiwei sa pavilion kung isa sa alang-alang ang kanyang status, kaya imposible para sa kanya kung kailangang sumama si Han Yan, ngunit ibang kaso ang Big Yellow. Sa mata ng mga tagalabas, ang Big Yellow ay isang alagang hayop lamang ni Jiang Chen. Hindi siya ituring na alagad sa pavilion. Kuya Fu, dahil hindi pa tayo nakakarating sa Sky Cloud Pavilion, bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol dito upang malaman ko kung ano ang aasahan mula dito? Sabi ni Jiang Chen. Siya ay sumasali sa isang ganap na bago at dayuhang sekta kung tutuusin, kaya mas kapakipakinabang para sa kanya na malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa sekta. Bagaman ang Sky Cloud Pavilion ay isang sekta lamang, ito ay kumikilos bilang isang bansa. Mayroon itong sariling kumpletong sistema na naghahati sa buong sekta sa hindi mabilang na mga seksyon. Kung tungkol sa mga alagad, ito ay katulad din ng ibang mga sekta na nahahati sa tatlong kategorya, katulad ng mga panlabas na sekta na disipulo, panloob na sekta na disipulo at ang mga pangunahing disipulo. Lahat ng Outer Sect Disciples ay Earth Immortal Experts. Kapag ang isang Outer Sect Disciple ay makapasok sa Heaven Immortal Realm, siya ay mapopromote sa isang panloob na sect disciple ng walang kondisyon. Katulad nito, kung sino mang panloob na disipulo ng sekta ang makapasok sa Divine Immortal na kaharian, automatiko siyang magiging isang pangunahing disipulo. Ipinagpatuloy niya, palaging may matinding kompetisyon sa pavilion sa mga disipulo. Maaaring ito ay isang bukas na tunggalian o isang nakatalukbong at mabangis na labanan. Kaya hindi ito mapayapa gaya ng iniisip ng ibang tao. Karaniwan na sa kanila ang bumuo ng sarili nilang mga gang. Kung ang isang tao ay hindi marunong makitungo sa mga tao sa pavilion, siya ay magiging masama. Ang mga salita ni Fu Yiwei ay walang pag-aalinlangan, binabalaan si Jiang Chen ng hindi direkta. Ipinahiwatig niya na si Jiang Chen ay dapat manatiling mahinhin sa pavilion at huwag maging pabigla-bigla. Kung tutuusin, napakaraming henyo sa loob at lahat sila ay bata at agresibo. Kung si Jiang Chen ay nagkataong magalit ang sinuman sa kanila, tiyak na nasa panganib ang kanyang buhay. Kaya sa aking paglilinang, maaari ba akong pumasok ng direkta sa panloob na sekta? Tanong ni Jiang Chen. Ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay nakarating na sa huling lupain ng Earth Immortal. Ayon sa alituntunin, siya ay karapat-dapat lamang na maging isang Outer Sect Disciple, ngunit siya ay nag-aatubili na mag-aksaya ng kanyang oras at lakas sa mga parang hipo na panlabas na mga alagad ng sekta. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya magkakaroon ng problema sa paggamit ng ilang bagay sa panloob na sekta. Hindi, dahil may mahigpit na hierarchy sa pagitan ng mga disipulo sa pavilion. Ang mga eksperto na nasa ibaba ng Heaven Immortal Realm ay hindi kailanman maaaring maging isang Inner Sect Disciple, ngunit minsan ay may ilang talented na talento na dumating sa pavilion. Taglay nila ang lakas na mas mataas pa kaysa sa sinumang ordinaryong eksperto sa Heaven Immortal kahit na sila ay nasa Earth Immortal Realm lamang, kaya ang sekta ay gumawa ng exemption para sa mga henyo na iyon sa pamamagitan ng pagpapasok sa kanila sa Iron Dummy Array. Hanggat maaari silang makaalis sa hanay na iyon, sila ay direktang mapopromote sa isang panloob na disipulo ng sekta anuman ang kanilang base ng paglilinang. Sabi ni Fu Yiwei, Iron Dummy Array, anong klaseng array yan? Curious na tanong ni Jiang Chen. Hindi ko pa nakita ang konkretong istruktura ng Iron Dummy Array. Iilan lamang ang mga eksperto sa sekta na nakasaksi ng ganoong hanay noon. May ilan din sa kanila na nagclaim na kaya nilang talunin ang array, gayunpaman, lahat sila ay natalo at napahiya ng array sa halip. Sinasabing mayroong 28 dummy na binuo mula sa mga espesyal na materyales sa dummy army na ito. Ang kombinasyon sa pagitan ng mga dummies at array ay walang kamali-mali. Ang sino mang pumasok sa array ay aatakehin ng mga dummies. Ayon sa alituntunin, hanggat ang alagad ay kayang magpatuloy sa loob ng 10 minuto, ito ay mabibilang na tagumpay. Ngunit kakaunti lamang ang nagtagumpay na manatili sa loob ng hanay sa loob ng 10 minuto. Paliwanag ni Fu Yiwei. Ano ang cultivation base ng mga dummies na ito? Tanong ni Jiang Chen. Naintriga siya sa ganoong array dahil ito ang magbibigay sa kanya ng pagkakataong dumiretso sa Inner Sect. Ito ay dapat na maagang Heaven Immortal Realm, ngunit narinig ko na ang mga dummies na ito ay mag-a-adjust ng kanilang lakas sa pakikipaglaban ayon sa kapangyarihan ng kalaban.
Dahil lahat sila ay suportado ng array, sila ay karaniwang hindi maaaring sirain. Kuya Jiang, huwag mong sabihin sa akin na iniisip mo ring hamanin ang array. Tinitigan ni Fu Hui si Jiang Chen na may pagkamausisa. Mayroon akong ganoong pag-iisip. Ang aking kasalukuyang lakas ay higit pa sa alinmang ordinaryong eksperto sa Heaven Immortal. Ayokong sayangin ang oras ko sa Outer Sect. Tumango si Jiang Chen. Brother Jiang, natatakot ako na mabibigo ka lang. Nagkibit-balikat si Fu Hui. Bakit sinabi ni Kuya Fu? Nagtataka si Jiang Chen. Dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya kailanman maglalagay ng anumang ordinaryong hanay sa kanyang mga mata. Dahil ang sekta ay may takda na ang isang alagad na wala pang isang taon sa sekta ay hindi kwalipikadong hamanin ang Iron Dummy Array. Kaya't kahit na si Kuya Jiang ay handa sa hamon, walang ibang paraan kundi manatili sa panlabas na sekta, maliban kung magagawa mong umabant sa Heaven Immortal Realm sa loob ng isang taon. Kapag nakapasok ka na sa panloob na sekta, magkakaroon ka ng akses sa maraming mapagkukunan ng paglilinang na hindi kailanman makukuha ng mga panlabas na disipulo. Sabi ni Fu Hui, alam niya kung ano ang iniisip at talento ni Jiang Chen, ngunit hindi niya mababago ang mga patakaran ng Sky Cloud Pavilion. Siyempre, kung isang elder ang personal na nagmungkahi kay Jiang Chen na ma-promote sa Inner Sect, walang magtatanong tungkol dito, ngunit halatang walang ganoong kapangyarihan si Fu Hui. Fuck! Inilibot ni Jiang Chen ang kanyang mga mata at nanumpa sa mga alituntunin ng kalokohan na ang sinumang disipulo ay dapat nasa sekta sa loob ng isang taon pataas upang maging kwalipikadong hamanin ang Iron Dummy Array. Sa kasalukuyan, hindi pa niya naaabot ang kalahating hakbang na Heaven Immortal Realm at ang paggawa ng mga pambihirang tagumpay ay hindi magagawa sa magdamag. Talaga bang mananatili siya sa panlabas na sekta sa mahabang panahon? Hindi mo kailangang mabalisa, Kuya Jiang. Dahil sa iyong kakayahan, walang sino man sa panlabas na sekta ang maglalakas loob na saktan ka. Gayunpaman, marami sa kanila ang may suporta ng mga disipulo sa loob ng sekta, kaya hindi rin sila mga tao na dapat pabayaan. Kaya, mas mabuti na manatili kang maingat sa lahat ng oras at huwag pukawin ng sino man sa mga alagad ng panloob na sekta, sinumang alagad ng panlabas na sekta na nakasakit sa isang disipulo ng panloob na sekta ay hindi kailanman naging maayos. Sana lang ay mabigyan muna kita ng babala tungkol dito. Sabi ni Fu Hui. And, salamat sa babala mo, Kuya Fu. Umiti si Jiang Chen. Isang matalim na sinag ng liwanag ang dumaan sa kanyang mga mata. Biro siguro para sa kanya ang mass talk sa Outer Sect. Imposibleng gawin niya yon. Dahil pinaghihigpitan siya ng mga alituntunin ng pavilion, gagawa siya ng paraan para masira ang mga ito. Sa kanyang mga mata, walang mga patakaran na makakapigil sa kanya. Little Chen, ano ang gagawin mo ngayon? Bulong ni Big Yellow sa ulo ni Jiang Chen. Naiintindihan niyang mabuti si Jiang Chen, hinding-hindi hahayaan ng kanyang kapatid ang kanyang sarili na maipit sa panlabas na sekta dahil sa kasalukuyang lakas ng kanyang kapatid. Kung may magpipilit na panatilihin si Jiang Chen sa panlabas na sekta, ang buong panlabas na sekta ay tiyak na mawawala ng kapayapaan sa sandaling pumasok si Jiang Chen sa lugar na yon. Isa-isang hakbang lang tayo. Nagkibit-balikat si Jiang Chen. Hindi pa sila nakakarating sa Sky Cloud Pavilion. Masasabi lang niya kung ano ang susunod nilang gagawin sa sandaling makita niya ang kanilang sitwasyon na walang nakakaalam kung kailan darating ang pagkakataon. Dahil sa bilis ng Fu Hui at Big Yellow, inabot lang sila ng 2 oras bago makarating sa Sky Cloud Pavilion mula sa Cloud Mist City. Sa harap nila ay isang walang katapusang bulubundukin. Kung titingnan ito mula sa malayo, ang mga bundok ay nababalutan ng mga puno, batis, at mga ilog na eleganteng umaagos pababa sa mga bundok. Nabalot ng manipis na ulap ang kalangitan. Sa ganitong kalayuan, naramdaman na nila ang siksik na Immortal Chi sa itaas ng bulubunduki na hindi bababa sa isang tupi na mas siksik kaysa sa Immortal Chi sa Cloud Mist City. Ang bulubundukin ay kung saan matatagpuan ang Sky Cloud Pavilion. Habang papalapit sila, mas nakikita nila ang mga istruktura sa tuktok ng mga bundok. May mga sinaunang palasyo at metatiyog na gintong pagoda na mukhang engrandi at kahanga-hanga. Ang gayong estilo ng disenyo ng arkitektura ay hindi maihahambing sa maliliit na sekta na yon. Brother Jiang, nasa unahan ang Sky Cloud Pavilion. Sabi ni Fu Hui, may liwanag na lumalabas sa kanyang mga mata.
Sa tuwing pumupunta siya rito, hindi mapapantayan ang kanyang nararamdaman. Ito ang pinakakahanga-hanga, marangal at pinakadakilang sekta na nakita niya. Bagamat ilang taon na siya rito, namamangha pa rin siya sa ganda nito sa tuwing dumarating siya rito. Kasabay nito ay ang pagkislap ng pagmamalaki sa kanyang mukha. Ito ay ang pagmamalaki ng pagiging isang inner sect disciple ng Sky Cloud Pavilion. Ito ay isang simbolo ng pagkakakilanlan. Gayunpaman, tila medyo kalmado sina Jiang Chen at Big Yellow. Pagkatapos ng lahat, nakakita sila ng mga bagay na mas malaki kaysa rito. Totoo na ang Sky Cloud Pavilion ay itinuturing na isang malaking sekta, ngunit ito ay mukhang mas maliit at mas mababa kumpara sa mga napakalaking sekta noong Saint Origin World. Isinasantabi ang walong pamilya ng Pure Land at Saint Origin Palace, ang sukat ng Nebula Sect lamang ay higit pa sa paghahambing para sa Sky Cloud Pavilion. Siyempre, pareho ang dalisay na lupain, ang walong pamilya at ang Saint Origin Palace ay kulang sa lalim kumpara sa Sky Cloud Pavilion. At ang kalaliman na iyon ay ang swerte ng langit at lupa. Kahit na ito ay isang mahinang sekta, ito ay pagkatapos ng lahat ng isang sekta na nagsasanay ng immortal daw. Nagkaroon ng mahalagang agwat sa pagitan ng isang immortal at isang mortal. Kuya Jiang, diretso kitang dadalhin sa panlabas na sekta. Kihilingin ko sa mga elder sa labas ng sekta na tulungan kang alamin muna ang pagkakakilanlan ng iyong disipulo. Sabi ni Fu Hui. Salamat Kuya Fu. Hinawakan ni Jiang Chen ang kanyang mga kamao kay Fu Hui at sumagot ng pasasalamat. Sa pangunguna ni Fu Hui, lumipad ang dalawang lalaki at isang aso patungo sa gate ng bundok ng Sky Cloud Pavilion. May apat na alagad na nagbabantay sa bundok. Mabilis silang kumilos para tingnan kung sino ang mga bisita. Sina Fu Hui at Jiang Chen ay lumapag sa harap nila. Ang tarangkahan ng bundok ng pavilion ay 30 metro ang taas. Dalawang malalaki at maringgal na mga salita ang Sky Cloud Pavilion ay nakaukit sa tuktok na bahagi ng gate. Ito ay isang panuntunang itinakda ng Sky Cloud Pavilion. Kahit sino bukod sa Divine Immortal Elders at Core Disciples ay kailangang sumunod sa panuntunang ito. Kinailangan nilang huminto sa harap ng gate para sa inspection sa halip na direktang lumipad sa sekta. Ang apat na gwardya na ito ay mga alagad sa labas ng sekta na may mga base ng paglilinang ng Earth Immortal. Matapos makita si Fu Hui, dali-dali silang lumapit at binati siya. Oh, si Kuya Fu. Mataas ang respeto nilang apat kay Fu Hui, dapat sabihin na ang mga alagad ng panlabas na sekta ay palaging may mataas na paggalang sa disipulo ng panloob na sekta. Ito ang mundo kung saan ang malakas ay nakatayo sa tuktok at may malinaw na agwat sa pagitan ng panlabas at panloob na disipulo ng sekta. Dagdag pa, si Fu Hui ay itinuturing na isang tanyag na tao sa parehong panloob at panlabas na sekta. Kakaunti lang sa kanila ang hindi nakakaalam kung sino si Fu Hui. N. Casual na tumango si Fu Hui at humakbang patungo sa gateway. Kuya Fu, iniisip ko kung sino ito. Parang hindi siya sa Sky Cloud Pavilion, di ba? Tanong ng isa sa mga guard. Siya ang Jiang Chen na Sum Ira sa minahan ng mineral ng Profound Sun Sect. Ako ang nagrekomenda sa kanya na sumali sa Sky Cloud Pavilion. Magkapatid na tayo simula ngayon. Nakangiting sabi ni Fu Hui. Ano? Siya si Jiang Chen. Sabay-sabay na bulalas nilang apat. Ang kanilang mga mausisa na mata ay nahulog kay Jiang Chen. Sa panahong ito, ang pangalan ni Jiang Chen ay kumalat sa buong one-line sky. Bilang magkasalungat na puwersa ng Profound Sun Sect, natural na alam nila ang maraming bagay tungkol sa sobrang mapangahas na lalaking ito mula sa maiinit na paksang tinalakay ng iba pa nilang mga disipulo. Hindi nila akalain na ang totoong tao ay lalabas sa harapan nila ng ganoon kabilis. Ang kasalukuyang binata at gwapong lalaki na mukhang iskolar ay hindi katulad ng mabangis at walang awa na lalaki na naisip nila. Umiti si Jiang Chen sa kanila, pagkatapos ay sinundan si Fu Hui sa panloob na bahagi ng pavilion, na iwan silang apat na tulala. Hindi ko akalain na ang lalaking ito ang tunay na Jiang Chen. Narinig ko na ang lalaking ito ay nagawang lumaban sa Heaven Immortal Expert habang isa lamang siyang Earth Immortal Expert. Nasira niya ang isang minahan ng mineral ng Profound Sun Sect at nakatakas mula sa pagtugis ng isang yumaong eksperto sa Heaven Immortal. Talagang hindi siya ordinaryong eksperto. Tama iyan. Siya ay talagang isang bihirang henyo.
Hindi ko inaasahan na si Kuya Fu ang mananalo sa kanya. Isang henyo ng mga henyo. Gayunpaman, natatakot ako na talagang matagal na niyang gustong sumali sa aming sekta. Pagkatapos ng lahat ay nasaktan niya ang Profound Sun Sect at nagbigay na sila ng utos na patayin siya sa paningin. Sa ganoong mga sitwasyon, tanging ang Sky Cloud Pavilion sa buong One Line Sky ang maaaring tumanggap ng kanyang pag-iral. Agree. Kung talagang henyo ang lalaking ito, magiging masigla ang ating lugar sa hinaharap. Ang huling bagay na gusto ng sekta ay mga henyo dahil napakarami nila. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming matinding kompetisyon ang nangyayari sa bawat oras. Nagkomento silang apat kay Jiang Chen. Hindi sila mangangahas na tingnan siya ng mababa. Ang isang taong nang ahas na saktan ang Profound Sun Sect ay tiyak na hindi isang palakaibigang tao. Natatakot sila na hindi maiiwasan para sa gayong nilalang na magkaroon ng ilang mga salungatan sa iba pang mga henyo sa lahat ng oras. Sa pangunguna ni Fu Hui, dumating sina Jiang Chen at Big Yellow sa panlabas na sekta. Sa pagkakakilanlan ni Fu Hui, maaari silang pumunta kaagad sa Institute of the Outer Sect Elders para makagawa ang isang elder ng Identity Jade Card para sa kanya, na gagawin siyang opisyal na Outer Sect na alagad ng Sky Cloud Pavilion. Ngayon, mayroon lamang isang elder na nagngangalang ni Yumang sa Institute. Ang mga matatanda ay karaniwang may maraming libreng oras, kaya karamihan sa kanila ay nagpunta upang magsaka. Bihira nilang pinangasiwaan ang mga gawain sa institute at nagbingi-bingihan ang mga away sa pagitan ng mga disipulo. Ang layunin ng sekta ay kompetisyon. Hanggat walang mga buhay na kasangkot, ang mga matatandang ito ay hindi kailanman magpapakita. Nang makita ni Elder ni Yumang si Fu Hui, mabilis niya itong tinanggap. Ano ang nagdadala sa iyo sa Institute of Outer Sect Elders, Young Master Fu Hui? Bagamat si Niyumang ay isang panlabas na elder ng sekta, siya ay isang maagang eksperto sa Heaven Immortal. Dahil sa kanyang katandaan, wala na siyang sapat na puwang para mag-improve pa. Dahil dito, nagkaroon ng malaking agwat sa katayuan sa pagitan ng isang elder na katulad niya at ng isang inner sect disciple tulad ni Fu Hui.